Kabanata 771, ang Patriarch ng Riverdale Hintons. Si Aaron Hinton ay ang apo ni Lacey Hinton. Kaya naman, inanyayahan siya ni Henry Jones na maging saksi para sa kasal bilang isang elder at nangako na pagkatapos ng matagumpay na pagpaparehistro ng kasal. Bibigyan siya ng malaking halaga o isang order na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Nang marinig ni Aaron ang balita, napuno siya ng tuwa. Henry Jones, ang kanyang ninong, si Gavin Zachary, ang kumokontrol sa economic lifeline ng East End at nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ngayon ay bumagsak ang negosyo ng mga Riverdale Hinton dahil kay Dexter at nasa bingit pa ng pagkalugi. Kung makakagawa sila ng magandang relasyon kay Gavin Zachary, ang pamilyang Hinton ay makikinabang. Agad na kinuha ni Aaron ang kanyang paboritong apo, si Michael, upang ihatid siya hanggang sa punong tanggapan ng Linton Group. Makalipas ang kalahating oras, nagkita sila ni Henry sa punong tanggapan ng Linton Group. Nakangiting sinalubong siya ni Aaron. Tiyak na pinagpala ka sa kagwapuhan. Mapalad talaga si Lacey na interesado ka sa kanya. Nasa po ni Henry ang kanyang noo na para bang sumasakit ang ulo. Nako, sa kasamaang palad. Naloko si Lacey sa pambabola ni Dexter. At hindi ako sigurado kung tatanggapin niya ang proposal ko. Agad namang nagpahayag ng suporta si Michael. Mr. Jones. Henry. Kung mapapangasawa ka ni Lacey, iyon ay magdadala ng lubos na karangalan sa pamilya Hinton. Kung ayaw niya, tatanggihan siya ng aming pamilya at hihilingin pa sa kanya na tanggalin ang kanyang apelyido. Kung hindi man lang niya pinahahalagahan ang apelyido ng ating ninuno, tinatalikuran na niya ang kanyang tunay na pinagmulan at ang kanyang kadugo. At kapag lumabas ang balita tungkol sa kanyang pagiging mapanghimagsik at masuwain, ang reputasyon ng Linton Group ay masisira, at ang mga kahihinatnan ay magiging mapangwasak. Natigilan si Henry. Ang mga aksyon ng Riverdale Hintons ay maaaring maging malupit at mabisyo. Para sa napakaliit na benepisyo, handa nilang isakripisyo ang kaligayahan sa pag-aasawa ng kanilang apo at ipagkait pa nga ang kanyang apelyido. Sa eksaktong sandaling ito, dumating ang mga tauhan ng Civil Affairs Bureau. Agad na pinapasok ni Henry ang lahat sa opisina ni Lacey. Nang makita ni Lacey si Henry na kasama ang mga miyembro ng pamilya ng Riverdale Hintons, kaagad niyang nalaman na may mali. Nagkunwari siyang kalmado at sinabing, Henry, hindi ka welcome dito, kaya umalis ka na. Bago pa makasagot si Henry, napag-alitan si Aaron. How dare you? Ganito ka ba makipag-usap sa magiging asawa mo? Ang hinaharap na asawa. Natigilan si Lacey. Anong ibig mong sabihin? Napangiti ng mapait si Henry. Lacey, nag-propose lang ako sa mga magulang mo. At pumayag ang mga magulang mo. Igit pa rito, ang iyong lolo ay personal na gaganap bilang opisyal. At dahil nandoon ang lahat, iparehistro natin ang kasal ngayon. Dahil sa inis, sumagot si Lacey. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Hindi ako papayagan ng mga magulang ko na pakasalan ang halimaw na ito. At saka, ang mga Riverdale Hinton na ito ay mabisyo. Obviously, ibinibenta nila ako kay Henry kapalit ng benefits. Galit niyang sinabi sa kanya, umalis ka sa aking paningin. Mas gugustuhin ko pang mamatay ngayon kaysa pakasalan ka. Binigyan siya ni Henry ng nakakatakot na ngiti. Sinabing, ehe, hindi iyon ang gagawin mong desisyon. With that, ibinato niya ang identity registration book nila ni Lacey sa staff ng Civil Affairs Bureau. Pakirehistro ang aming kasal. Naramdaman ni Lacey ang paghiwa ng ulo na parang tinamaan ng kidlat. Ang darn Henry na ito ay ninakaw ang aking identity registration book at dinala ito dito. Kung matagumpay na nerehistro ang kasal na ito, regal akong magiging asawa niya. Hindi dapat mangyari. Galit na galit, sumugod siya para agawin ang kanyang identity registration. Sa kasamaang palad, si Michael ay sumulong ng mas mabilis kaysa sa kanyang makakaya at
nang walang pag-aalinlangan. Binigyan siya ng isang sampal sa kanyang mukha. B. Ang lakas ng loob mong magprotesta. Maswerte ka na walang kapantay na gustong pakasalan ka ni Mr. Jones. Huwag kang maglakas loob na maging walang kaalam-alam. Kabanata 772. Sa sobrang lakas ng sampal ay natamba si Lacey. Uminit ang ulo ni Lacey. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-ikot ng langit at ang lupa sa ilalim ng kanyang paggalaw. Sa sandaling iyon, umagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Galit niyang tinitigan si Michael habang sinusumpa siya. Michael! Kamak ka! Hindi ba tayo pamilya? Hindi! Kahit na ang mga kaaway ay hindi pupunta sa ganoong lawak. Gayunpaman, matagumpay na sumagot si Michael. Sige, magmura at magmura. Darating ang araw na marerealize mo na ang ginagawa namin ay para sa ikabubuti mo. Sa loob ng 2 minuto, nagawa na ng staff ang kanilang trabaho. At magalang nilang sinabi, Mr. Jones at Ms. Quinten. Mangyaring tumayo sa harap ng kamera upang makuha ang iyong larawan. Kapag na-upload namin ang mga larawan, kumpleto na ang kaso, at formal na kayong mag-asawa. Tumingin si Henry kay Lacey nang may pagnanasa at sinabing, Lacey, halika rito at sabay tayong magpakuha ng litrato. Agad na umatras si Lacey. Kumuha ng isang tumpok ng mga papel at ibinato ito kay Henry. Sumigaw. Umalis ka, at umalis ka sa aking paningin. Hinding-hindi kita pakakasalan. Ako ang babae ni Dexter. At walang makakaagaw sa akin. Lumayo ka sa akin. Umisi si Henry. Dexter. Nako. Mas mabuting kalimutan mo na siya. I presume isa lang siyang tumpok ng abo ngayon. Saglit na natigilan si Lacey. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Henry, huwag mong sabihing nasa dilim ka pa rin. Tinanggap ni Dexter ang hamon sa isang tunggalian kay Mr. Queen ng East End. Magduel sila hanggang kamatayan. Ginoo, si Queen ang pangalawang master sa Eurasia. At ang kanyang kapangyarihan ay mas mataas kaysa kay Master Cruz. Sa tingin mo ba makakaabot ang walang kwentang asawa mo kay Mr. Queen? Ano? Nanginginig ang buong katawan ni Lacey. Maglalaban ng tunggalian hanggang kamatayan sina Dexter at Mr. Queen. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas si Mr. Queen. Malinaw na sinabi ni Henry na mas makapangyarihan si Mr. Queen kaysa Master Cruz. Kaya, kahit gaano ka-Jose si Dexter, hindi siya maaaring maging katapat ni Mr. Queen. Si Lacey ay malapit na sa isang emosyonal na pagbagsak habang siya ay nagngangalit na sinabi. Hahanapin ko siya, kahit sa kamatayan. Kailangan ko siyang kasama. Darn! Galit na galit si Henry. Anong klaseng love potion ang ibinigay sa iyo ni Cruz na nagpabaliw sa iyo para mamatay kasama niya? Ngayon, papakasalan mo ako. At wala kang pupuntahan. Dahil doon, inawakan niya si Lacey sa buhok nito at hinayla palapit sa kanya. Mag-pose para magpakuha ng litrato kasama ako. Umalis ka, tumanggi si Lacey na mag-pose at galit na pilit na lumayo. Nasugatan ang anit niya sa paghila sa buhok niya at nagsimulang dumyugo. Ang sakit na bumabalot sa kanyang puso. Sa puntong ito, dumating si Hadley. Halos huli na. Ang eksenang sumalubong sa kanyang mga mata ay pumuno sa kanyang puso ng apoy ng galit. Damn! How dare you touch my girl? May death wish ka. Sa isang iglap, sumugod siya, at damapo ang suntok niya sa mata ni Henry. Napaiyak si Henry, binitawan si Lacey, at bumagsak sa lupa. Tumingin si Hadley kay Lacey na may pagkabalisa. Lacey, okay ka lang. Hadley, please tell me the truth. Si Dexter ba ay nakikipaglaban hanggang kamatayan kay Mr. Queen? Nagmamadaling tanong ni Lacey. Biglang tanong niya kaya natahimik si Hadley. Natatakot siyang magsabi ng totoo dahil ayaw niyang mag-alala si Lacey. Sa katunayan, hindi siya sigurado. Ngayon, kung gagana ang plano ng leader at kung mabubuhay pa si Dexter. Nang tumanggi si Hadley na sumagot,
Alam ni Lacey na totoo ang sinabi nila. Kaagad, gusto niyang tumakbo palabas. Hahanapin ko siya, at gusto kong mamatay kasama niya. Damn, wala kang pupuntahan. Inakpan ni Henry ang kanyang mata at umungal. Guys, pulihin ang babaeng ito at durugan siya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung anong halaga ang babayaran mo sa pag-atake sa akin. 10 bodyguard ang sumunod sa utos at sabay-sabay na sumugod kay Hadley. Mabilis na itinulak ni Hadley si Lacey sa likod niya palayo sa panganib. Sa matulin at mahusay na mga galaw, naglabas siya ng punyal sa kanyang baywang at inatake ang grupo. Kabanata 773. Matapos ang isang bulo ng kumikinang na punyal at kumikislap na mga sandata, damaloy ang dugo sa lahat ng dako. Nakahandusay sa lupa ang 10 bodyguard. Bawat isa ay may kahit isang saksak at ayaw nang lumaban. Ilang saglit lang ay maririnig na ang hiyawan at hiyawan sa buong gusali. Namutla ang mukha ni Henry. Damn! Paano kayang lumaban ng husto ang babaeng ito? Kahit 10 malalaking lalaki ay walang kapares sa kanya. Tiningnan ni Hadley si Henry na may mapanlin lang ng ngiti at sinabing, ang isang kontrabida na tulad mo ay hindi dapat magkaroon ng supling, baka magdusa ang ibang maliliit na babae dahil sa iyo. Pumaba ang tingin niya sa pandiya ni Henry. Habang kikilos na sana siya, biglang kumuha ng baril si Henry sa kanyang bulsa. Inutok sa mga binti ni Hadley at pinaputukan. Kasunod ng tunog ng putok ng baril, tumalsik ang dugo at nabahira ng pula ang pantalon ni Hadley. F**k. Sa sakit, nagmura si Hadley at kusang bumigay ang kanyang mga tuhod sa posisyong nakaluhod. Sakto namang napahawak siya sa katabi niyang mesa at pinigilan ang sarili na mahulog sa sahig. Nahihirapan siyang umupo sa isang upuan at tinakpan ng kamay niya ang sugat niya. Namilipit sa sakit ang mukha niya habang nagsasalita. Henry, nilabag mo ang martial arts rules sa pamamagitan ng paggamit ng baril. Mabigat ang parusa sa iyo ng Martial Arts Association. Mayabang na binuga ni Henry ang usok mula sa kanyang baril at munition. Rules of Martial Arts. Sorry. Pero hindi ako mahilig sa martial arts. Anyway, what if I've broken the rules? Mamamatay ka ngayon. At walang makakaalam nito. Habang nagsasalita siya, itinutok niyang muli ang kanyang baril kay Hadley. Hindi. Namutla sa takot ang mukha ni Lacey. At likas siyang gumalaw sa harap ni Hadley. Inilagay ang sarili sa linya ng apoy. Huwag kang magpaputok. Parehong nagulat sina Aaron at Michael. Hindi nila inaasahan na si Henry ay isang desperado na papatay sa publiko. Sa pagkakataong iyon, napag-alitan si Aaron. Lacey, bakit ka nag-aalangan? Mabilis na pumayag na pakasalan si Mr. Jones. Gusto mo ba tumalsik ang dugo dito? Hindi mo ba gustong ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng iyong Linton Group? Alam ni Lacey na kapag hindi siya pumayag na pakasalan siya ngayon, baka mapatay niya si Hadley. Kinagat niya ang kanyang labi. Desperado siyang nagsalita. Sige, kung hindi mo siya papatayin, papakasalan kita, if worst came to worst. After registered the marriage, she would find an opportunity to kill herself for Dexter. Tuwang-tuwa si Henry. Kung pumayag ka sana kanina, hindi mangyayari ito. Bakit ka pumayag pagkatapos ng lahat ng ito? Sa kabilang dulo ng silid, na-touch si Hadley kaya napaiyak siya. Walang babaeng kusang nagsakripisyo ng sarili niyang kaligayahan para sa kapakanan ni Hadley. Inawakan niya ang braso ni Lacey at nagmakaawa. Lacey, huwag kang pumayag na pakasalan siya. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang magtagumpay ang kanyang masasamang plano. Tumahimik ka, saway ni Henry. Isa pang salita mula sa iyo, at babarilan ko ang kabilang paa mo. Habang nagsasalita siya, inaylan niya si Lacey papunta sa kanyang sarili. Naghahanda para mag-post para sa larawan ng marriage certificate. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Dexter sa gusali ng opisina ng Linton Group. Walang pakialam na tumingin si Dexter kay Gavin. At sinabing, ngayon, kumilos ka, na may kowtow sa bawat tatlong hakbang na gagawin mo.
Pumunta sa opisina ng Pangulo at humingi ng tawad. Ha? Nagulat si Gavin sa hinihingi ni Dexter. Nai-imagine niya kung gaano siya pagod kapag ang mahina niyang katawan ay yumuko sa bawat ikatlong hakbang mula sa ground floor hanggang sa ikasampu. Gayunpaman, walang awa ang tingin ni Dexter. Ano? May pagtutol ka ba? Mabilis na umiling si Gavin. No. No objections. Magsisimula na akong umakyat ngayon. Kasabay nito, lumuhod siya sa sahig at iniyuko ang kanyang ulo upang tumama sa lupa gamit ang isang kumatok at nagpatuloy sa paggapang pasulong. Satisfied na umakyat si Dexter. Hindi nagtagal. Nasa opisina na siya ng presidente. Ang eksena sa opisina ay nagpagalit sa kanya. Carlos Mabaliw. Si Lacey ay pinilit ni Henry na magpakuha ng litrato. Ang kanyang mukha ay namumula at namamaga. At may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Hindi lang iyon. Maging ang kanyang buhok ay magulo na may dugong tumutulo sa kanyang noo. Mga bastos. Hindi ko kayang saktan kahit isang hibla ng buhok niya. And you guys dare to abuse her. Kaharapin mo ang galit ko. Nang mapansin ni na Henry, Lacey, at ng iba pa na nakabalik na si Dexter. Natigilan sila saglit. F**k. Paano buhay pa si Dexter Cruz? Kabanata 774. Hindi kaya nagpakita ng kabaitan si Mr. Queen at iniligtas ang kanyang buhay. Mr. Queen. Bastard ka. How dare you spoil my plans? Hindi mo ba siya pinatagal ng kaunti? Sumugod si Lacey sa mga bisig ni Dexter at umiyak ng malakas. Dexter, buhay ka pa. Salamat sa Diyos. Buhay ka pa. May habag. Inawakan ni Dexter si Lacey sa kanyang mga bisig. Honey, sorry I made you worry. Sinuntok ni Lacey si Dexter sa dibdib. You jerk. Bakit mo tinanggap ang hamon ni Mr. Queen? Kung may nangyari sa iyo, paano ako mabubuhay? Alam mo bang muntik na akong mamatay sa pag-aalala sa iyo? Kumagulo si Lacey. Inalo siya ni Dexter. Lacey, huwag kang mag-alala. Para sa kapakanan mo, mabubuhay ako at hindi basta-basta nakipagsapalaran. Kinagat ni Henry ang kanyang mga ngipin. Mabuhay. F**k ang buhay mo. Baka nailigtas ka ni Mr. Queen pero hindi ko gagawin. Huli niyang inilabas ang kanyang baril. Handa ng barilin si Dexter. Ngunit bago pa man siya makatumbok, gumalaw si Dexter. At sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Henry. Inaagaw ang kanyang baril. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan. Nagpaputok siya ng isang putok sa binti ni Henry. Arg! Sa isang sigaw, napaluhod si Henry. Mabilis na kumalat ang dugo sa kanyang pantalon. Naging pula ito. F**k. Hindi matiis ang sakit ni Henry. Dexter, you dare commit crimes in broad daylight. Ihilingin ko sa aking God pa na patayin ka. Ngunit hindi pinansin ni Dexter si Henry at tinulungan si Lacey na bumalik sa kanyang upuan. Lacey, maupo ka. Tingnan ko ang mga sugat mo. Si Lacey, sa kabilang banda, ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa kanyang sariling bahagyang pinsala. Nakatingin sa mga pool ng dugo sa sahig. Nauutol siya. Dexter, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kaya lang, galit na sambat ni Aaron. Ano sa tingin mo? Ano pa? Hindi naging madali para sa pamilya Hinton na makuha ang pagkakataong ito para umunlad. Sinisira mo lang. Bakit nakatayo ka pa dyan at walang ginagawa? Sige, humingi ng tawad kay Mr. Jones at pumayag na pakasalan siya. Otherwise, he will get his God pa Gavin Zachary to come for us. Hindi lang ang Linton Group ang masisira, kundi ang aming pamilyang Hinton ay mabubunot din sa mga ugat. Si Dexter ang magiging sanhi ng pagkasira ng Riverdale Hintons. Noon, naawa kami sa kanya dahil kapamilya siya ni Lacey. Gayunpaman, hindi siya nagsisingunit naging mas masahol pa. Ang nakaraan ay nakaraan na. Masyado akong mabait noon. Sa pagkakataong ito, kaya ang masira ang kanilang pamilya.
Alam ni Henry na sa ngayon. Wala na ang pagkakataong pilitin si Lacey na magpakasal. Banta niya sa kanila, maghintay ka lang. Pagsisisihan mo ang mga desisyon mo. Walang awa ang Diyos ko. Pero na, tumayo kayo. Utos ni Dexter sa kanila. Pinayagan ko ba kayong umalis? Nagdala ako ng bisita para sa iyo. Bago ka umalis, maghintay ka hanggang sa makilala mo ang bisita. Nagulat si Henry. Guest, anong bisita? Nagkaroon ng kaguluhan sa koridor sa labas ng pinto. At maraming empleyado ang nagkukumpulan doon. Nagbubulungan sa isa't isa. Ha? Anong meron sa matandang ito? Siya ay gumagalaw pa itaas na may isang kautaw sa bawat ikatlong hakbang. Tingnan mo. Nasugatan ang noo niya. Kay, kilala ko siya. Hindi ba't dinala niya rito ang kanyang inaanak para manggulo kanina at itinaboy ng amo natin? Oo, siya yun. Sa pagkakataong ito, nagsisiba siya at pumunta rito para magpakita ng paggalang at humingi ng tawad. Ito ay isang napakaseryosong pagpapakita ng pagsisisi. Siya ay nakayuko mula sa ground floor hanggang sa ikasampung palapag. Sa una, hindi iniugnay ni Henry ang panauhing ito sa kanyang godpa. Hindi ito makatuwiran. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Dexter na may darating na bisita. Kaya, naramdaman ni Henry na may mali. Tumakbo siya sa pinto at tumingin sa labas. Pagkatapos lang ng isang sulyap, pakiramdam ni Henry ay parang bumuho ang buong mundo niya. Kabanata 775. F**k. Anong nangyayari? Hindi ba ang matandang iyon na yumuyuko kada tatlong hakbang hanggang sa masugatan ng ulo si Godpa si Gavin Zachary? Godpa, anong nangyayari? Bakit ka nagkukutaw dito? Hindi pa niya nakita ang kanyang Godpa ng ganito kaiya sa buong buhay niya. Agad ding nabigla si na Aaron at Michael nang makilala nilang si Gavin Zachary nga ang lalaki. Ang figure na tinitingala nila noon ay ngayon ay yumuko sa Linton Group para humingi ng tawad. Ang Linton Group ng kasalukuyan ay naging napakalakas. Godpa, anong ginagawa mo? Godpa, nag-aalalang sumigaw si Henry. Bakit ka tumitambay sa kanila? Nang iyanggat ni Gavin ang kanyang ulo at makita si Henry. Galit na galit siya sa mga salita. F**k. No wonder dinala ako ni Dexter dito. Ang dahilan ay dapat dahil si Henry ang gumagawa ng gulo dito. Ang dahilan sa likod ng lahat ng ito ay dahil gusto ni Henry na pakasalan siya ni Lacey. Kung hindi siya insulto ni Henry na kunin si Dexter, hindi sana siya, si Gavin Zachary, ay haantong sa ganito. Si Henry ang dahilan ng sakuna na ito. Sa pag-iisip na iyon, hindi na mapakali si Gavin sa pagkautaw. Sa halip, tumakbo siya sa itaas na parang baliw. At sa isang sipa, napatumba si Henry sa sahig. F**k. Ikaw na anak of Ab**. Nagdulot ka sa akin ng matinding paghihirap. Kanina, binaril si Henry sa binti. At ngayon ay sinipa siya ni Gavin ng buong bangis. Dahil doon, ilang beses nagmamulong ang katawan niya sa lupa bago tumama sa pader at tuluyang tumigil. Pagkatapos ay nagsalita si Henry na may dugong mga mata. Godpa, bakit mo ako binubugbog? Si Dexter ang kalaban natin. Ang kanyang ninong, si Gavin, ay pinagalitan. Damn you, Mr. Cruz is my boss, not my enemy. Kung maglakas loob kang saktan ang amo ko, kahabulin kita. Umusad si Gavin Zachary at paulit-ulit siyang sinipa. Ano? Lahat ng uri ng pag-iisip ay pumasok sa isipan ni Henry at ng pamilya Hinton. Si Gavin Zachary, ang taong kumokontrol sa lifeline ng kayamanan at kasaganaan ng East End, ay talagang tinukoy si Dexter bilang kanyang amo. Sa madaling salita, si Dexter na ngayon ang kumokontrol sa economic lifeline ng East End. Gaano na ba katagal mula noong huli nila siyang nakita na umabot na siya sa ganoong taas? Maling tao ang natanggap natin. Hindi nasiyahan si Dexter. Ginagawa mo ba ang sarili mong godson para makuha ang simpatiya ko? Kung gayon, ang pagpapahirap ay hindi sapat. Gayunpaman, hindi sinusubukan ni Gavin na makuha ang simpatiya ni Dexter.
Gusto niya talagang suntukin si Henry. Ngunit dahil ipinahiwatig ni Dexter na hindi gaanong seryoso ang paakit, nagpa siya si Gavin na magdulot ng higit pang sakit. Kaya naman, inawakan niya ang upuan sa malapit at marahas itong hinampas sa binti ni Henry. Basag! Nabali ang binti ni Henry. At napakasakit kaya napasigaw siya ng galit na galit. Ang binti ko, ang binti ko. Ngunit hindi nagpaawat si Gavin. At dinurog niyang muli ang upuan sa kabilang binti. Basag! Nabali rin ang kabilang binti. Sa sandaling iyon, si Henry ay nasa sobrang sakit na nawalan siya ng boses. At ang kanyang mga mata ay umiikot pataas. Isang gurgling sound ang lumabas sa kanyang lalamunan na para bang anumang oras ay mabigla siya. Pagkatapos ng lahat ng iyon, maingat na lumingon si Gavin kay Dexter. Nagtanong, Mr. Cruz, nasisiyahan ka ba? Sumagot si Dexter. Scram! Ah, okay. Gumapang si Gavin palabas ng kwarto. Anong kagalakan? Tumawa ng malakas si Hadley na nasa isang sulok. Sinulyapan ni Dexter ang tama ng bala sa binti ni Hadley at nagtanong. Hadley, kailan ka naging ma-awain? Binaril ka niya, at hindi mo ipaghihiganti ang iyong sarili. Noon ay natauhan si Hadley. Kinaladkad ang kanyang nasugatan na binti. Dahan-dahan siyang pumunta kay Henry. Ang punyal sa kanyang kamay ay umiikot na parang manan-ayaw. Mukhang patas at malambing ang asong ito. Siguradong marami na siyang nasudos na babae noon pa. Ngayon, ibibigay ko sa kanya ang parusa ng langit sa ngalan ng aking kasarian. Hindi nagtagal. Ang punyal sa kanyang kamay ay mabilis na gumalaw sa mukha ni Henry na parang isang nakakabaliw na sayaw. Pagkatapos ng 3 minuto, hindi na makilala ang mukha ni Henry. Ito ay isang gulo ng dugo at laman. Ganap na sira at iba sa kung ano ito. Kahit na gumaling mula sa mga pinsala. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat. Hindi. ARGGHHHHHHHHHHHHH. Si Henry ay nagpakawala ng isang nakakadugo na sigaw. At pagkatapos ay nahimite siya. Ang kanyang kabuhayan ay nakasalalay sa kanyang hitsura. Kaya't kung ang kanyang mukha ay pumangit ay hindi siya makakapaghanap buhay. Para sa kanya, literal na mas masahol pa sa kamatayan ang maging pumangit. Kabanata 776. Parehong natakot sina Aaron at Michael. At nanginginig sila na parang baliw nang makita nila ito. Napakalupit ni na Dexter Cruz at Hadley Murphy. Wala itong tutuluyan. Kaya naghanda silang dalawa para sa kanilang pagtakas. Tumigil ka dyan. Sigaw ni Dexter. Sa sobrang tibok ng puso. Sinabi ni na Aaron at Michael. Ano ang gusto mo? Malamig na tinitigan ni Dexter ang dalawa. Sabihin mo sa akin. Sino ang nanakit sa asawa ko? Sinubukan ni Michael na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ginagawa ko ito para kay Lacey. Bang! Sumugod si Dexter at binigyan si Michael ng isang malakas na sampal. Isang sampal iyon kaya nagpalipad sa ere ang katawan ni Michael. Nag-somersault siya sa kalagitnaan bago siya bumagsak ng mabigat sa lupa. Halos mawala na siya ng malay nang may lumabas na ilang ngiping may dugo mula sa kanyang bibig. Kahit mahal ni Aaron ang apo, natigilan siya sa malupit na taktika ni Dexter at takot na tumutol. Nagkunwaring kalmado, Aniya, dahil nataman mo si Michael. Matatawag na natin ito, Michael, alis na tayo. Sinong may sabing tatawagan natin ito? Malamig na tumango si Dexter. Ang buhay ni Michael ay kasing baba ng isang aso. Habang ang aking asawa ay isang mahalagang hiyas. Paano natin sila matutumbasan? Kinagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin. Cruz, ano pa bang gusto mo? Huwag masyadong lumayo. Nakangusong sabi ni Dexter. Sisirain ko sana ang buong pamilya mo simula nang mahawakan mo ang asawa ko. Pero kung tutuusin na pareho kayong lahat ng apelyido ng asawa ko, hindi na namin kakailang ganing mamatay ang pamilya mo. Kakailanganin lang namin na hiwalayan kayong lahat. Galit na sigaw ni Aaron sa kanya. How dare you? Arrogant bastard. Ang Riverdale Hintons ay isang matatag na pamilya sa loob ng mahigit 100 taon.
Malalim ang ating mga ugat. Hindi mo dapat paghiwalayin kami. Nakangiting inilabas ni Dexter ang kanyang telepono para tawagan ang Ocean's Chamber of Commerce. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong mawala ang mga Riverdale Hinton sa balat ng lupa. Ang Ocean's Chamber of Commerce ay binubuo ng mga miyembro mula sa matataas na echelon ng mundo ng negosyo ng Rivermouth. Kaya naman, hindi malayong sabihin na hawak nila ang ekonomiya ng Rivermouth sa kanilang mga kamay. Napakadali lang para sa kanya na tanggalin ang Riverdale Hintons. Tumawa ng baliw si Aaron. 10 minuto. Ho-ho, hindi mo kakayanin kahit bigyan pa kita ng 10 taon. Biglang tumunog ang phone ni Aaron. At dali-dali niya itong kinuha. Aaron Hinton, ang mga kalakal ay hindi karaniwan. At gusto naming ibalik ang mga ito. Pakibalik lahat ng bayad at kabayaran sa amin. Ha? Napatulala si Aaron. Sir, paano ito nangyari? Sigurado akong nagkaroon ng pagkakamali sa isang lugar. Gayunpaman, ibinaba ng kabilang partido ang tawag bago nagkaroon ng pagkakataon si Aaron na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ilang iba pang mga tawag sa telepono ang bumalik pagkatapos noon. Aaron Hinton, may mga problema sa aming mga materyales. Hindi kami makakapag-supply sa iyong kumpanya sa tamang oras. Ikinalulungkot ko, ngunit ang ating pagtutulungan ay nagtatapos dito. Aaron Clinton, balita ko hindi ka na sinusuplaya ng supplier ng mga paninda. Nangangahulugan ba iyon na ang produksyon ay natigil para sa mga kalakal na kailangan ko? Magkita tayo sa korte. Hello Mr. Hinton. Eurasia Bank calling po ito. Batay sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang iyong credit score ay nabawasan sa 0. Mangyaring i-clear ang lahat ng iyong mga pautang sa 3 araw. Kumusta? Ginoong Hinton. Ito ay Oakhart City Civil Court. Nademanda ka sa hindi pagbabayad ng iyong utang. At ang lahat ng iyong mga account ay na-freeze na ngayon. Mangyaring mabisuhan. Hindi na kaimik si Aaron. Ang seryeng ito ng mga tawag sa telepono ay parang mga bloodsucker na halos kumitil sa kanyang buhay. Nanlumo si Aaron at hindi makapaniwalang bumagsak sa sofa. Isang siglong gulang na negosyo ng pamilya ang nawasak magdamag. Hindi lamang tayo mabangkarote, ngunit kailangan din nating pasanin ang napakaraming utang. Kung ang aming bahay ay aagawin, kami ba ay mawawala ng tirahan at magiging namamalamos? Hindi. Natigilan si Aaron at agad na nakiusap kay Lacey. Lacey, ako ang apo mo. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ang mga ari-arian ng pamilyang Hinton ang pinagmulan ng aming pamilya. Hindi tayo papayag na mahuli sila. Lacey, mangyaring bawiin ang utos na iyon. Gawin mo na agad please. Hindi na tayo makakatagal. Hahayaan kitang maging pinuno ng Riverdale Hintons. Kabanata 777. Sa totoo lang, ito ay talagang napakabigat na parusa sa Riverdale Hintons. At si Lacey ay nagsimulang makaramdam ng kaunting malambot na puso. Pagkatapos ng lahat, ang Riverdale Hintons ay ang core ng pamilya. Paano nila na-dissolve ito ng ganito? Bumaling siya kay Dexter na may pagmamakaawa. Napangiti si Dexter. Lacey, nire-respeto ko ang opinyon mo. Gayunpaman, kahit na protektahan ko ang mga Hinton, hindi ko mapapayagan silang magpatuloy sa pamamahala nito. Dapat mong kunin ang posisyon ng ulo ng pamilya. Napatingin tuloy si Lacey kay Aaron. Papayag si Aaron sa anumang bagay basta mapoprotektahan nila ang pinagmula ng pamilya ng Riverdale Hintons. Mabilis niyang sinabi, hindi yun problema, Lacey, mula ngayon. Ikaw na ang magiging pinuno ng mga Hinton. Tumawag si Dexter sa emergency hotline para sa ambulansya para sa putok ng baril ni Hadley. Pagkatapos nito, tinawagan niya si T-Rex na nagsasagawa ng gawaing itinalaga sa Oakhart City. Sinabihan ni Dexter si T-Rex na paalisin si Aaron at pangasiwaan si Henry na ibigay ang posisyon kay Lacey. Nag-aalala siya na sabutahin ni Aaron ang proseso ng pagbibigay ng pamunuan ng pamilya kay Lacey. Pagkatapos lamang niyang ayusin ang lahat ay umalis si Dexter sa Linton Group at tuluyang tumungo sa East School.
Ang East School ay kung saan naroon ang military compound ni Paul Hunt. Si G. Quinn ay nagpadala ng mga tao upang makipagtulungan kay John sa pagtatangkang pasukin ang compound ng militar. Ang plano ay i-activate ang lason sa katawan ni Paul Hunt at patayin siya. Siya ay nag-aalala na si Hudson lamang ay hindi sapat upang pigilan si John. Kaya nagpasya siyang pumunta at tingnan ang kanyang sarili. Sa East School, sa compound ng militar ni Paul Hunt, si John ay dumating ng napakaaga. Matagumpay siyang nakaikot sa compound ng militar ng dalawang beses habang nagpapanggap na bahagi ng karamihan. Nag-relax lang siya matapos makumpirma na walang mga kainahinalang karakter o espesyal na setup sa paligid. NH Kabanata 777 ang bagong pinuno ng mga hinten. Pagkatapos niyang makahanap ng tahimik na sulok, nag-dial siya ng misteryosong numero. Normal ang lahat. Maaliwalas. Kumanda ka sa pagkilos. Isang maliit na pulubi ang tumingkayad sa pasukan ng compound ng militar. Ang munting pulubi na iyon ay si Hudson in disguise. Nag-aalala na maakit ang atensyon ni John. Nagpakita siya sa getup na iyon upang protektahan ang compound ng militar. Siyempre, wala pang alam ang mga security guard. Kaya sinubukan nilang itaboy si Hudson. Umalis ka dito. Hindi ito lugar para mamalamos ka. Sa galit, sinabi ni Hudson. Sino ka para sabihin sa akin na umalis dito? Pinagalitan ng security. Sino ako? Ako ang may-ari ng lugar na ito. Okay. Hudson sniggered. Ho! Isa kang asong gwardya. Ngunit tinatawag mo ang iyong sarili na may-ari. Ito ay masyadong nakakatawa. Ikaw, ang pang-iinsulto mula sa isang pulubi lamang ay nagpalipad sa bantay sa galit. Inilabas niya ang kanyang baril at itinutok kay Hudson. Isang minuto. Umalis ka sa mukha ko. Kung hindi, papawiin kita sa balat ng lupa. Nanatiling kalmado si Hudson. Sino kayong mga bulls asterisk king? Walang bala sa baril na iyon. Matagal nang nasa Cygnus Room si Hudson. Pamilyar siya sa mga karaniwang gawaing ito. Oh! Bumilis ang tibok ng puso ng guard. Paano nalaman nitong bastos na pulubi na walang bala sa baril na ito? Top secret daw. Maliban kung may kainahinala tungkol sa pulubi na ito. Hindi nagtagal ay nabalisan ng kaguluhan si Shannon Hans. Ang apo ni Paul, ang kawili-wiling bagay tungkol kay Shannon ay siya ay isang tipikal na asexual. Isang taong hindi interesado sa lalaki o babae. Lumabas siya at pinagsabihan sila. Tungkol saan ba ang ingay na ito? Nakakaistorbo ka sa pahinga ni Lolo. Sigurado ka bang pananagutan mo iyon? Agad siyang binulungan ng guard. M.S. Hans. Alam niya ang sikreto tungkol sa mga baril namin na walang bala. At mahigit kalahating oras na siyang nakasquat sa entrance namin. Nag-aalala ako na baka may mali dito sa pulubi na ito. Oh, natigilan si Shannon nang hindi sinasadya at agad na sinulyapan ng makahulugan ang security guard. Dahil sa pag-unawa sa kanyang kahulugan, ang gwardya ay mabilis na lumusot sa bakuran upang kumuha ng ilang bala bilang backup. Kabanata 778. Sa pag-aalala na baka masisisi niya ang isang tao, nagpasya siyang subukan ang pulubi. Dinala niya ang oatmeal na balak niyang ibigay sa kanyang lolo at iniabot sa pulubi. Hoy! Para sa'yo ito. Umalis ka na kagad pagkatapos mong kumain ito. Nagugutom si Hudson. Kaya't inubos niya ang buong mangkok ng oatmeal sa isang kisap mata. Sa katunayan, kumakain siya na parang pulubi. Lalong panatag ang loob ni Shannon. Gayunpaman, si Hudson ay hindi nagpakita ng tanda ng pag-alis matapos ang pagkain. Malamig na tanong ni Shannon sa kanya. Tapos ka nang kumain. Bakit hindi ka umaalis? Napangiti si Hudson. Dapat hindi ko na lang kainin ang pagkain mo ng libre. Paano naman ito? Ililigtas ko ang buhay mo ngayon. Ano? Muling bumangon ang mga depensa ni Shannon pagkatapos niyang i-relax ang mga ito. Ang munting pulubi na ito ay nagpapahayag na ililigtas niya ang ilang mga sundalo. Siyempre, may kakaiba sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang gwardya na may mga bala.
Agad siyang pinadalhan ni Shannon ng makahulugang tingin para ikarga niya ang mga bala. One third. Tumingin si Hudson sa magkabilang dulo ng eskinita at bumulong sa sarili. Dapat oras na. Unang reaksyon ni Shannon ay may ambush kaya agad niyang hinawakan ang pistol sa bewang niya. Napansin din ni John na nakatago sa isang madilim na sulok. Ang kaguluhan. Gayunpaman. Hindi niya ito pinansin ng mapagtanto na ito ay halos isang maliit na pulubi na humihingi ng pagkain. Sa katunayan, ito ang perpektong oras para makalusot siya sa bakuran para isagawa ang kanyang operasyon sa pagnanakaw. Agad niyang pinindot ang kanyang communication device. Aksyon! Ang tunog ng dumadagendong na mga yabag ay maririnig na umaalingaungaw sa buong eskinita sa susunod na segundo. Dalawang grupo ng mga lobo ang lumitaw mula sa magkabilang dulo ng eskinita at lahat ay humahangos patungo sa gitna. Hindi napigilan ng mga kamay ni Shannon ang panginginig. Nagsimula siyang makaramdam ng kakapusan sa paghinga. F**k. Bakit magkakaroon ng mga ligaw na lobo sa Central Plains? Bukod dito, ang mga ligaw na lobong ito ay kasing laki ng mga guya. Siguradong mabangis sila at handang pumatay. Ang nakakatakot na ningning mula sa kanilang mga mata ay nagdulot ng takot sa sinumang nang-ahas na tumingin sa kanila. Hindi sila kamukha ng mga lobo sa Eurasia. May nangyaring ambush. Nataranta si Shannon saglit bago niya tuluyang kinalma ang sarili. Bantayan ang pinto. Agad na binantayan ni Shannon at ng gwardya ang pasukan sa magkabilang panig habang patuloy na pinagbabaril ang mga lobo. Agad na nakapukaw ng atensyon ng dalawang gwardya sa loob ng bakuran ang mga putok ng baril. Mabilis silang sumugod sa pasukan at nagsimulang barilin din ang mga lobo. Iyon lang ang depensang magagamit sa loob ng compound ng militar na ito. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Hudson ang kanyang pagkakataon. Sa pamamagitan lamang ng isang bulong sa bakuran. Nadulas siya sa compound ng militar at nagbabantay sa labas ng bahay ni Paul Hunt. Ang utos ni Dexter sa kanya ay protektahan si Paul Hunt. Nais niyang protektahan ang huling linya ng pagtatanggol na ito. Mayroong maraming mga lobo na napakabilis sa kanilang mga aksyon. Napakahirap para kay Shannon at ng iba pang koponan na itutok ng maayos ang kanilang mga putok sa kanila. Nagpatuloy ang pag-atake ng mga lobo dahil hindi pa natamaan ang kanilang mga mahihinang lugar. Ang mga armas ay tila walang gaanong epekto sa kanila. Sa loob lamang ng isang minuto, sinunggaban na sila ng mga lobo at baliw na kumagit. Sa katunayan, ang mga ito ay ligaw na Siberian wolves na malupit na lampas sa katwiran. Maaari nilang tunguhin ng perpekto ang mga mahahalagang punto ng tao. Matapos makagat ng leeg ng isa sa mga gwardya, pumulwak ang matengkad na pulang dugo kung saan-saan. Dahilan para mawalan siya ng kakayahang lumaban. Naubusan na rin sila ng bala. Pagkatapos ng lahat, umalis si Paul Hunt sa hukbo. Hindi siya makapagbigay ng malaking bilang ng mga bala para sa kanila. Nag-aalala, itinapon ni Shannon ang kanyang baril sa isang tabi at nagsimulang makipaglaban gamit ang kanyang talam ng Swiss Army. Siya ang pinakamagaling sa malapitang labanan. Ang bawat pag-atake na inihatid niya ay isang nakamamatay na galaw. Nagawa niyang pumatay ng tatlong ligaw na lobo sa isang segundo. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan, na may mga sugat sa buong katawan. Sa wakas ay nahulog ang depensa sa pasukan. At ang ilan sa mga ligaw na lobo ay sumugod. O hindi, tumunog ang utak ni Shannon. Malamang si Lolo ang pinupuntirya ng mga lobo. Kabanata 779. Hindi na niya kayang labanan ang mga lobo sa pasukan. Kaya tumalikod siya para pumasok sa bahay. Sa sandaling lumingon siya, napansin niya ang maliit na pulubi na nagbabantay sa bahay nang hindi niya nalalaman. Sumigaw siya ng malakas. Hoy! Pulubi ka! Anong ginagawa mo? Napangiti si Hudson. Diba sabi ko hindi ba dapat kumain na lang ng mga gamit mo ng libre? Ngayon, ililigtas ko ang iyong buhay. Galit na sigaw ni Shannon. Bilis. Pumasok ka sa bahay at isara ang pinto. Hindi ka katugma sa mga ligaw na lobo na ito. Malamang mga Siberian wild wolves sila. Umisi si Hudson. Mabababa ang tingin mo sa akin.
Kumanda ka sa aking invincible nano thunderbolt kick. Tanong ni Shannon. Anong sipa? F asterisk. Malapit na tayong maging susunod na kainan ng mga ligaw na lobo. At narito. Sinusubukan mong kumilos ng cool. Nang makita niya ang isang lobo na humahampas sa pulubi, si Shannon ay sumubsob upang protektahan ito. Kasabay nito, kumilos din ang pulubi. Umagsak ang kanyang tuhod sa mabangis na lobo na tumetalon papunta sa kanya. Kaboom! Sa isang mapurol na putok, ang ulo ng lobo ay nabasag ng kanyang tuhod. Sa isang perpektong arco sa hangin, ang lobo ay nahulog sa labas ng bakuran. Ang walang ulo na lobo ay nagsimulang bumulwak ng maraming dugo mula sa kanyang leeg, na naging ganap na pula sa maliit na pulubi. Huling umayos ang mga paa ng pulubi bago niya sinipa ang isa pang ligaw na lobo. Sa pagkakataong ito, gumawa siya ng dagwang butas sa tiyan ng lobo na ito. At ang mundo ay hindi gumagalaw pagkatapos ng dalawang hilanghing. Walang tigil sa paggalaw ang pulubi. Ang kanyang kanang binti ay parang isang letigo ng kamatayan habang hinahampas nito ang bawat ligaw na lobo ng walang katapusang. Sa loob lamang ng ilang minuto, may mga tambak na ligaw na lobo sa gilid ng pulubi. Tuluyan na siyang nalubog sa dugo. Kaya niyang sipain ang isang elepante na tumitimbang ng ilang tonelada hanggang mamatay. Kaya ang mga lobong ito ay walang halaga sa kanya. IS asterisk. OS asterisk. Natigilan si Shannon. Ang tanging nasabi niya ay OS asterisk. May robot ba itong paa o ano? May motor ba siya sa loob ng paa niya? Hindi. Tiyak na mayroon siyang ilang mga motor sa loob ng kanyang binti. Maingat na pumasok si John sa backdoor sa gitna ng kaguluhan at pumunta sa harap na balkonahe. Naghahanda na pumasok sa bahay upang patayin si Paul. Gayunpaman. Ang tanawin sa harap na balkonahe ay natakot sa kanya. Mula sa 20 higit na lobo sa orihinal na pakete, kakaunti na lamang ang natitira sa buhay. Ang iba ay naging mga bangkay na nakatambak sa tabi ng pulubi. Ang pulubi ay nakatayong matayog at matangkad sa gitna ng mga katawan. Napuno ng dugo, sa kanyang nagliliyab na mga mata, para siyang Diyos na pumapatay. Biglang tumibok ang puso ni John. Nagkaroon pa rin ng butas ang halos perpektong planong ito. Sinong mag-akala na ang pulubi na ito ay lilito out of the blue? Siguradong kanina pa nagtago ang pulubing iyon dito. Siya siguro ang inayos ni Dexter Cruz. Sinong mag-aakalang may ganitong klaseng palaban si Dexter sa kanyang koponan? Ang proyektong ito ay dapat na nalantad. Kung hindi inayos ni Dexter Cruz na may nakahiga dito ng maaga. Dapat may especially iya malapit kay Mr. Queen. Walang paraan na makapasok siya sa bahay. Kaya tanging ang lason sa katawan ni Paul ang naisaaktibo niya mula sa kinaroroonan niya. Gayunpaman, ang distansya ay masyadong malayo. Hindi niya masisiguro na kaya niyang buhayin ang lason sa kanyang katawan para patayin siya. Mabilis siyang nagpalabas ng plota at nagsimulang tumugtog nito. Dumaloy sa grounds ang unrhythmic na tono. Sa bahay, si Paul, na nasa isang vegetated state, ay nagsimulang manginig nang nakadilat ang kanyang mga mata at masakit na nabaluktot ang mukha nang marinig niya ang himig ng plota. Kung susuriing mabuti, makikita na may mga uod na namimilipit sa loob ng kanyang mga mag-aaral. Natuklasan agad ni Shannon si John. Parang may nagsabi sa kanya na ang matandang iyon ang may kasalanan. Siya ay umungal sa kanya. Ikaw na matanda, papatayin kita ngayon. Sinugod niya si John. Kabanata 780. Namutla kaagad si John nang makita niya ito. Ibinaba niya ang kanyang plota at nagsimulang tumakbo. Ang misyon na ito ay kay Mr. Queen. Ngunit ang kanyang buhay ay kanya. Wala nang mas mahalaga kaysa iligtas ang sarili niyang buhay ngayon. Nakahabol lang si Shannon ng ilang hakbang bago siya naabutan ng 2 ligaw na lobo. Wala siyang choice kundi huminto at makipaglaban sa mga lobo. Si Hudson ay napakabangis na natigilan niya ang mga lobo. Wala silang lakas ng loob na salakayin siya. Si Shannon lang. Naisasara lang ni Hudson ang pinto ng bahay at sumugod upang tulungan si Shannon na maalis ang mga lobo. Sa pareho nilang pinagsamang kasanayan o mas tiyak, gamit ang invincible nano thunderbolt kick ni Hudson.
Napatay ang natitirang ilang lobo. Sa mismong sandaling iyon, ang bakuran ay natatakpan ng mga tumpok ng patay na lobo at dog wombatis. Ito ay isang dagat ng pula, at maging ang mga halaman ay natatakpan ng dugo. Ito talaga ang The Eternal War Grounds. Napalupasay si Shannon sa sahig habang humihingal sa sakit at pagod. Ikaw maliit na pulubi. Ikaw, ay, talagang kamangha-mangha. Inubad ni Hudson ang kanyang kamiseta at pinunasan ang dugo at pawis. Eh, wala ito. Kung kapatid ko iyon, naayos na niya ang mga lobong ito nang wala sa oras. Nawalang kahit isang patak ng dugo sa kanyang sarili. Hindi siya magmumukhang kawawa gaya ko ngayon. Nanlaki ang mata ni Shannon. Hindi pwede yun. Paano nagkaroon ng ganitong Diyos sa mundong ito? Maaari mo ring sabihin na ang iyong kapatid ay ang Diyos ng digmaan. Umiling si Hudson. Please. Wala siyang kapantay sa kapatid ko. Si Shannon ay naging mausisa. Gusto niya talagang makita kung ano ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, dumating ang 50 tao na rescue team. Kahit nahuli na, laking gulat nila sa eksenang nasa harapan nila. Ang lahat ng kanilang mga mukha ay mapatla habang ang kanilang mga mata ay lumuwa. At ang kanilang mga panga, hindi nila alam ang gagawin. Sa katunayan, dalawang mas mahihinang sundalo ang tumalikod at nagsimulang samuka. Ito pa ba ang mundong lupa? Hindi. Ito ay dapat na ang kalaliman ng impyerno. Ang 19 na antas ng impyerno. Pinilit ni Shannon na tumayo. Anong nakatayo ka pa dyan? Mabilis. May mga buhay pa na dapat iligtas. Agad na sinugod ng medical team ang mga gwardya na malubhang na sugatan upang suriin ang kanilang mga sugat. Labis na nag-aalala si Shannon. Mangyaring huwag hayaang mamatay ang sinuman. Mangyaring huwag hayaang mamatay ang sinuman. Pagkatapos magpatakbo ng ilang pagsusuri ang medical team, sinabi nila, huwag kang mag-alala. Ito ay mga sugat lamang sa ibabaw na walang panloob na pinsala. Magiging maayos silang lahat. Phew! Napabuntong hininga si Shannon. Nais ng pangkat ng medikal na dalhin ang ilang tao para magamot. Ang mga gwardya na nakipag-away kay Hudson sa una ay biglang tumayo at umindayog bago sila lumuhod sa harapan niya. M, guro, payagan mo kaming batiin ka. Hindi nakaimik si Hudson. Abala ang lahat sa paglilinis ng bakuran nang biglang tumunog ang telepono ni Shannon. Ito ay mula kay Dexter Cruz. Dali-dali itong kinuha ni Shannon. Hans the Fool, sana okay ka lang, sabi ni Dexter. Nagsimula siyang mag-apoy sa inis nang marinig ang palayaw nito para sa kanya. Anong F asterisk? Hindi pa ba tayo tapos dito? Kailangan mo pa ba akong tawaging tanga dahil natalo sa isang hanggal na taya? Tumahimik ka. Sigaw nito sa kanya. Ikaw ang tanga. Pero teka, bakit bigla mo na lang akong tinatanong kung ayos lang ako? Unless, alam niya ang tungkol sa ambush kanina. Hindi pa rin alam ni Shannon na ipinadala ni Dexter si Hudson para protektahan sila. Napangiti si Dexter. Wala bang umatake sa bahay mo? Base sa tono mo. Dapat nakaligtas ka. Idiot ka. Naghisteryoso si Shannon. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa kung alam mo naman na may tatambangan sa atin? Hindi mo ba alam na halos mamatay tayong lahat? Kabanata 781. Nang marinig ni Dexter ang sinabi nito ay lubos na nataranta. F asterisk asterisk ikaw. Nagpadala ako ng isang tao para protektahan ka. How dare you speak to me like that? You ingrate. Gayunpaman. Siya ay masyadong tamad na isipin iyon. Sa halip, nagtanong siya, so kumusta ang lolo mo? Ayos lang ba siya? Hindi man lang nakapasok ang kalaban sa main hall. Sagot ni Shannon. Mabuti naman siya. Maraming salamat sa iyong huling pag-aalala. Hindi ka masyadong sigurado. Babala ni Dexter sa kanya. Ang mga pagpatay sa voodoo ay maaaring gawin mula sa malayo. Nang marinig iyon, biglang nataranta si Shannon. Bigla niyang naalala kung paanong ang kaaway ay misteryosong tumugtog ng isang himig sa plotter kanina lamang. Maaaring ang himig na iyon ay isang uri ng pamamaraan ng voodoo. Agad siyang pumasok sa loob ng bahay upang tingnan ang kanyang lolo.
sa loob ng mga pangunahing bulwagan. Si Paul Hunt ay nakahiga pa rin sa kanyang kama. Parang walang nangyari sa kanya. Nang makita iyon ay kumalma si Shannon. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, bigla niyang napansin kung paano nagsimulang magumbok ang mga ugat sa mga braso ng kanyang lolo. At bago ito, nakapikit ang mga mata ng kanyang lolo. Ngayon, sila ay bahagyang nakabukas. Patakbong lumapit, itinaas niya ang mga talukap nito at tiningnan ang mga mata nito. Ang tanawing sumalubong sa kanya ay agad na nagdulot ng panginginig sa kanyang bulugod. Hindi mabilang na mga uod ang kumikiliti sa mga mata ng kanyang lolo. Agad na sumigaw si Shannon sa telepono. Nagsimulang umumbok ang mga ugat ng aking lolo. At may mga uod sa kanyang mga mata. Ano ang dapat kong gawin? Anong gagawin ko? Sa totoo lang, medyo nagpanik na rin si Dexter. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagtuturo sa katotohanan na ang lason sa loob ni Paul Hunt ay naisaaktibo. O kahit papaano, ang ilan sa mga ito ay na-activate na. Ito ay tiyak na naging komplikado sa proseso ng paggamot hanggang sa kung saan ang paggamot ay maaaring mabaygo. Gayunpaman, pinilit niyang kumilos ng mahinahon para hindi mag-alala si Shannon. Pairan mo muna siya ng sulfur. Mag-uusap pa tayo pagkatapos kong maabot at matingnan at ang lolo mo. Sige, napatahimik si Shannon nang marinig ang tono ng boses ni Dexter. Pagkatapos ay maingat niyang inilapat ang asupre kay Paul. Sino ang tumawag? Curious na tanong ni Hudson. Isang B**** Sagot ni Shannon. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pabor? Tumango si Hudson. Sure. Ano ang gusto mong tulungan ko? Sige, kapag dumating ang B**** na iyon mamaya. Gusto kong sipain mo siya tulad ng pagsipa mo sa mga lobong iyon. Malinaw niyang alam na may mag-aatake sa atin. Gayunpaman, itinago niya ang impormasyong iyon sa kanyang sarili at halos mapatay ang aming buong pamilya. Kailangan niyang parusahan. Nagalit din si Hudson pagkatapos marinig ito. Paano niya nagawa iyon? Napakaraming buhay ang nakataya. Oo naman. Tutulungan kitang bigyan siya ng sipa mamaya. Ang pakikipaglaban sa mga lobo ay nagdulot sa kanya ng labis na pinanabik. Tingin sa kanyang kaalaman. Ang taong gustong sipain ni Shannon ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan si Dexter Cruz. Hindi nagtagal. Dumating na rin si Dexter. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay agad siyang tinutukan ni Hudson ng mabilis na sipa. Agad na nakaramdam ng panganib si Dexter at sinipa ang kanyang binti. Sa isang malakas na kalabog, nagbanggaan ang magkabilang binti sa himpapawid. At isang ulap ng alikabok ang sumabog sa kanilang paligid. Sa susunod na sandali, lumipad pabalik ang katawan ni Hudson at bumagsak sa pader sa likuran niya. Ano dot ang F**? Inakpen ni Shannon ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Noong una ay inakala niya na walang kapantay ang mga sipa ni Hudson. Gayunpaman, nagawa ni Cruz na mapalipad siya sa isang sipa upang ilagay ito sa pananaw. Kung si Hudson ay may ilang mga motor na naka-install sa kanyang mga binti, si Dexter ay dapat na may hindi bababa sa ilang dosen ng mga motor na naka-install sa kanya. Noon pa lang ay nakilala niya itong isang magaling na doktor. Tiyak na hindi niya inaasahan na magiging magaling din itong manlalaban. Habang nakahiga siya sa sahig, kumagulgol si Hudson. Nako, masakit. Dexter, anong ginagawa mo dito? You little rascal. Bakit mo ako inatake? Bulalas ni Dexter. Kung hindi ko lang napansin na ikaw iyon at binawi ko ang mga suntok ko. Nabali na sana ang paa mo. Dagdag pa niya. Isang malungkot na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Hudson. Kung alam ko lang na ikaw iyon, hindi na sana ako ng ahas na kumilos. Ano? Naramdaman ni Hudson na nagsimulang gumapang ang kanyang anit. Ikaw ang kaibigang sinasabi ni Hudson. Ikaw ang nagpadala dito sa Little Pulubi para protektahan kami. At ngayon mo lang talaga hinihila ang iyong mga suntok gamit ang sipa na iyon. Hindi mo ba siya papatayin kung hindi ka nagpigil? Kabanata 782. Noon lang napagtanto ni Shannon na hindi niya naiintindihan si Dexter.
Hindi niya iniwan ang mga ito para ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa katunayan, may ipinadala siya rito para protektahan sila. Nalilitong tanong ni Dexter, sino ang munting pulubi? Hudson hastily explained. Mahabang kwento. Ayun. May asterisk na malapit na. Mas mabuting gumawa ka ng kwarto. Bibigyan ko siya ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Anong B**? Dahil sa sobrang awkward, dali-daling inibe ni Shannon ang usapan. Kalimutan na natin iyon. Mr. Cruz, halika at tingnan mo ang aking lolo. Tingin sa kanyang kaalaman, hindi niya sinasadyang tinawag siya bilang Mr. Cruz sa halip na Cruz lang. Nang marinig iyon, nagmamadaling sumugod si Dexter para tingnan si Paul. Nang matapos siya, naging seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Na-activate na ang bahagi ng lason sa katawan ng lolo mo. Seryosong pagtatapos ni Dexter. Ito ay umaatake ngayon sa kanyang utak, ugat at marami pang mahahalagang organ. Kung wala tayong gagawin at hayaang manatiling tulog ang kanyang isip, baka tumagal pa siya ng ilang araw. Pero kung sisimulan ko ang paggamot ngayon, baka dumating siya, gayunpaman, malamang natatagal lang siya ng ilang minuto. Marahil kahit na ilang segundo lang. Iyon ay dahil kapag mas maraming aktibidad sa kanyang utak, ang lason ay aatake sa kanyang utak ng mas mabangis at magiging sanhi ng mas mabilis na pagkamatay niya. Dagdag ni Dexter, ano, si Shannon ay parang tinamaan lang ng kidlat. Napasandal siya sa upuan niya. Isang apologetic look ang bumungad sa mukha ni Hudson. Sorry talaga, Dexter. Kasalanan ko kung bakit nangyari ito. Akala ko noong una ay hindi siya sasaktan ng kalaban hanggat nananatili sila sa labas. Wala akong alam. Tinapik-tapik si Hudson sa mga balikat. Tiniyak ni Dexter sa kanya. Hindi mo kasalanan. Ako ang hindi nagsabi sa iyo niyan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Shannon at malumanay na sinabi. Shannon, bago ka magdesisyon, may sasabihin ako sa iyo. Si John ang nagbudo sa lolo mo. At ang lalaking pinagtatrabahuhan niya ay itong hamak na iniimbestigahan ko. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagpakahirap para patayin ang lolo mo ay dahil may hinukay ang lolo mo na ayaw niyang malaman ng sinuman. Kung ang lolo mo ay mamatay ng ganoon, ang lihim na iyon ay susunod sa kanya hanggang sa kanyang libingan. Pero kung makukuha natin siya, kahit ilang minuto lang, masasabi na niya sa amin ang sikretong ito. Kung gayon, magagawa nating sisihin ang hamak na iyon at ayondo ang pinsalang nagawa niya. Kung ang iyong lolo ay mabubuhay pa ng ilang araw o darating para lamang sa ilang minuto ay ganap na nasa iyo. Dagdag niya, pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Pinatibay ni Shannon ang kanyang puso at sinabing, si Lolo ay palaging napakatapat sa kanyang bansa. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang lupaing ito at ang mga tao dito. Kung talagang dadalhin niya ang sikretong ito sa kanyang libingan, sa palagay ko ay hinding-hindi talaga mapapahinga ang kanyang kaluluwa. Gisingin mo siya, kahit na ilang segundo lang. Tiyak na sabi ni Shannon. Malaki. Nagpatuloy si Dexter sa pagbibigay ng saludo kina Paul at Shannon bago niya inilabas ang kanyang mga karayom at nagsimulang magsagawa ng acupuncture kay Paul. Pagkatapos ng isang nakakapagod na pamamaraan, biglang naglabas ng dugo si Paul at nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata niya habang sinusubukang umupo. Mabilis siyang pinigilan ni Dexter. Ginoo. Han, mahina pa ang katawan mo. Hindi ka dapat masyadong gumagalaw. May sasabihin ka ba? Inipon ni Paul ang bawat huling bahagi ng kanyang lakas at tumikim. Ang itim na pentagon, droga, mga baril, M. Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Sinisiyasat ba ni Paul ang Black Pentagon noong pumunta siya sa Queenstown? Ang Black Pentagon ay ang lugar na ito sa Queenstown na kilala sa buong mundo dahil sa kawalan ng batas nito. Halos 70% ng mga droga at baril sa loob ng mga hangganan ng Eurasia ay nagmula sa lugar na iyon. Igit pa rito, igit sa 50% ng mga kulay abong kalakal sa mundo ay nagmula doon. Gayunpaman,
Ang misteryosong master ng Black Pentagon ay isang napakalakas na tao. May sariling private army pa ang master na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit ang problema ng Black Pentagon ay hindi nalutas sa loob ng maraming taon. Ginoo, Han, paalala ni Dexter sa kanya. Please keep it simple. May ilang minuto ka lang. Siguro kahit ilang segundo lang. Kabanata 783. Matapos masulyapan ang mga tao sa harapan niya, kinaila niya si Shannon sa kanyang tabi at apurahang sinabi, Shannon, go pumunta ka sa Octagon Row sa Atebel at hanapin ang isang retiradong sundalo na nagnangalang Hunting Wolf. Noong sinisiyasat ko ang Black Pentagon, naharang ko ang isang sulat. Ang liham na iyon ay para sa master ng Black Pentagon. Sayang, ako nadiskubre ako bago ko makita kung sino ang receiver. Bago ako mamatay, isang lalaking nagngangalang Hunting Wolf ang nagligtas sa akin. Ibinigay ko sa kanya ang sulat na iyon. Makukuha mo ang sulat kapag nahanap mo na siya. Ang tatanggap ng liham na iyon ay ang master ng Black Pentagon. Mabilis. Bago natapos ni Paul ang kanyang pangungusap, ang kanyang mga mata ay lumingon sa kanyang ulo. Nanghina ang buo niyang katawan. At huminto siya sa paghinga. Lolo. Tumalon si Shannon sa kanyang lolo at nagsimulang humagulgol. Si Dexter naman ay medyo naging emosyonal din. Pangangaso na lobo. Pangangaso na lobo. Anong pamilyar na pangalan? Miyembro siya ng Alpha Suicide Squad noong araw. Pagkatapos ng digmaan, ang Hunting Wolf, kasama ang mga Ferrymen of the Dead, ay nawala ng ugnayan sa iba pang squad. Tiyak na hindi ko inaasahan na pupunta siya sa Black Pentagon pagkatapos niyang umalis. Tiyak na sinusubukan niyang bumalik sa kanyang bansa sa pamamagitan ng Black Pentagon. Malamang nabunggo niya si Paul dahil dito. Sinabihan kami ni Paul na pumunta sa Octagon Row sa Atebel para hanapin siya. Nakatira siya ngayon sa Atebel. Sino ang nakakaalam? Baka nakagawa na siya ng pamilya para sa sarili niya. Ngunit syempre, ang pinakakapanabik na bahagi ay hindi na natagpuan niya ang lokasyon ng Hunting Wolf. Sa halip, ito ay ang katotohanan na maaari nilang matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ng Master ng Black Pentagon. Napag-usapan na ang Master ng Black Pentagon ay isang makapangyarihang tao na nagtatrabaho sa gobyerno. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang kanyang tunay na pagkatao. Ito rin ang eksaktong dahilan kung bakit napakahirap na lutasin ang sitwasyon sa Black Pentagon. Kung magagawa nilang malaman kung sino siya at mahuli siya, ang pagbagsak sa Black Pentagon ay magiging isang piraso ng cake. Napasulyap si Dexter sa pulang bandila na mataas na lumilipad sa hardin. Naglakad siya patungo dito para ibaba ang bandila. Matapos itong tanggalin sa poste na kinauupuan nito, bumalik si Dexter sa bahay at ibinalot ito sa katawan ni Paul. May you rest in peace, Mr. Han. Sabi ni Dexter habang nagbibigay ng saludo kay Paul. Anong ginagawa mo? Shannon spluttered habang sinusubukan niyang tanggalin ang bandila. Ang namatay ay nababalutan lamang ng bandila kapag siya ay binibigyan ng state funeral. Ang aking lolo ay hindi karapat-dapat para doon. Labag ito sa batas militar. Paparusahan tayo nito. Pinigilan siya ni Dexter bago niya matanggal ang bandila. Kung si Mr. Hunt ay hindi karapat-dapat dito, walang iba, nang ilabas ang kanyang telepono. Tumawag siya sa pinakamataas na ranggo na ahensya ng militar. Si Paul Hunt mula sa pamilyang Hunt sa East School. Rivermouth ay mahusay na nagsilbi sa kanyang bansa. Karapat-dapat siya ng state funeral. Roger. Matapos marinig ang sagot mula sa kabilang linya, agad na ibinaba ni Dexter ang telepono. Natigilan. Tinitigan siya ni Shannon na nakanganga ang bibig. Sino siya sa lupa? Paano niya inayos ang state funeral para kay Lolo sa isang tawag sa telepono? Tinapik siya sa balikat. Sinabi ni Dexter, I'm sorry for your loss. Ako ay personal na dadalo sa libing bukas. Pagkatapos ay umalis si Dexter sakay ng kotse kasama si Hudson sa manibela. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Hudson ang nag-iisip na hitsura sa mukha ni Dexter at nagtanong. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung ang tumanggap ng liham na hinarang ni Paul ay talagang amo ni John.
Sagot ni Dexter. Kung hindi, hindi niya inutusan si John na budo si Paul at gawing gulay si Paul. Hindi niya sana pinapunta si John dito ngayon para subukan din ang buhay ni Paul. Tumanggo si Hudson. Iyan ay mukhang napaka mapaniwalain. Ang liham na ibinigay ni Paul sa Hunting Wolf ay ang tanging palatandaan natin ngayon. Sabi ni Dexter, kailangan nating sundin ang lead na iyon. At kapag nahanap na natin ang liham na iyon, hindi lang natin makikilala ang amo ni John, kundi malalaman din natin kung sino talaga ang namamahala sa Black Pentagon. Iyan ay dalawang ibon na may isang bato. Kailangan nating hanapin ang Hunting Wolf. Pinatay ang sigarilyo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tinawagan ni Dexter ang Lone Wolf. Nag-iisang lobo. Sa tingin ko ay nahanap ko na ang Hunting Wolf. Kabanata 784. Ano? Haha. Bulalas ni Lone Wolf. Sinabi sa akin ng maliit na bastos na iyon noon na ipapakilala niya ako sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sisiguraduhin kong igagalang niya ang kanyang taya. Huwag ka munang masyadong excited. Seryosong sabi ni Dexter. Sa ngayon, hindi pa ako sigurado kung buhay pa siya tutal. Hindi pa niya tayo kinokontak sa loob ng maraming taon. Nais kong hukayin mo ang lahat ng residenteng naninirahan sa Octagon Row. At Devil, tingnan kung anuman sa kanilang mga detalye ang tumutugma sa Hunting Wolves. Walang problema. Sumagot si Lone Wolf. Magtatrabaho ako kaagad. Pagkababa ni Dexter, tinawagan ulit siya ni Lacey. Mabilis na sinagot ni Dexter ang tawag. Si Lacey, gayunpaman, ay medyo malabo. Nasaan ka ngayon? Dexter, pauwi na ako. Sagot ni Dexter, anong meron? Pamantong hininga siya. Sa tingin ko dapat kang pumunta sa libingan ng mga ninuno ng Riverdale Hintons. Malabo na ni Dexter ang mga tunog ng mga taong umiiyak sa background. Ito ay agad na nagdulot sa kanya ng galit. Dami, don't tell me tumanggi ang Riverdale Hinton family na ipasa ang posisyon ng family head kay Lacey at pinahirapan si Lacey at ang kanyang pamilya. Yung mga B**** Pupunta ako dyan. Ibinaba ni Dexter ang telepono at bumaling kay Hudson. Hudson, pupunta tayo sa libingan ng mga ninuno ng Riverdale Hintons. Sige, sumagot si Hudson habang pinapatungan niya ang accelerator. Makalipas ang kalahating oras, pareho silang nakarating sa puntod ng ninuno ng mga Riverdale Hinton. Ang mga pamilyang Riverdale at Oakwood Hinton ay parehong naruroon. Ang lahat ay may sobrang solemne na tingin sa kanilang mga mukha. Ang lolo ni Lacey, si Adam, ay lumuluha. Hindi talaga maganda ang impression ni Dexter sa kanya. Noon, laging may kinikilinggan ang lalaki sa pamilya ng kanyang nakatatandang anak kaya napabayon ang pamilya ni Daniel dahil dito. Isa pa, pinahirapan niya si Daniel para sa kanyang nakatatandang anak sa hindi mabilang na pagkakataon. Hanggang sa natuklasan niya na ang kanyang nakatatandang anak, si Jeremy, ay nagbabalak na patayin siya upang manahin ang kanyang mga kapalaran. Unti-unti siyang naging bias sa pamilya ni Daniel. Gayunpaman, siya pa rin ang lolo ni Lacey. Kung tutuusin, sa ganitong oras, walang choice si Dexter kundi ang panindigan siya. Sino ang nagpaiyak kay lolo? Iniling niya, ilpatawarin ka kung nagmamay-ari ka ngayon at nabali ang isa sa iyong sariling mga paa. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Lacey. Tama na, Dexter. Walang nagpaiyak kay lolo. Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Kung gayon bakit siya umiiyak? Biglang lumapit si Adam kay Dexter at napaluhod. Dexter, ako, hindi ko alam kung gaano ka pasasalamat. Napatulala si Dexter. Ano ang pumasok sa matanda? Dahil sa gulat, nagmamadaling tumakbo sina Lacey at Daniel para tulungan ang matanda na makatayo. Lolo, bakit ka lumuhod kay Dexter? Siya ang iyong apo. Tay, bumangon ka na. Kami ay isang pamilya. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa kanya, kailangan mo lang sabihin ang mga salita. Hindi na kailangang lumuhod sa harap niya. Ito, gayunpaman, ay hindi masyadong lumipad kasama si Hannah. Ang manugang ko ang tumulong sa kanya na bawiin ang Riverdale Hintons.
Hindi ba siya dapat magpasalamat kay Dexter sa kanyang mga tuhod? Bakit niyo siya pinipigilan? Binigyan ni Dexter si Adam ng kalahating pusong paghila para tulungan din itong makatayo. Lolo, bakit bigla ka na lang sumuko sa akin? Ipinaliwanag sa kanya ni Lacey ang nangyari. Noong bata pa sina Aaron at Adam, ang Riverdale Hintons ay nasa kasaganaan nito at ang labanan sa kapangyarihan sa pagitan nilang dalawa ay hindi tumigil. Nang maglaon, nawala kay Aaron ang tungkulin ng ulo ng pamilya ni Adan. Pagkatapos ay inalis siya ni Aaron sa mga Riverdale Hintons. Mula noon, si Adan ay talagang naging alipin ng mga Riverdale Hinton at ginawa ang lahat ng uri ng mga bagay para sa kanila nang may ngiti sa kanyang mukha. Nako, tinamak siya at sadyang lumayo sa kanya bilang ganti. Ngayon, hindi lang sila tinulungan ni Dexter na sumama muli sa Riverdale Hintons. Ngunit tumulong din siyang alisin ang posisyon ng ulo ng pamilya sa mga kamay ni Aaron. Tiyak na labis ang pasasalamat ni Adam para doon. Kabanata 785. Namulat ang realisasyon kay Dexter. Nako, wala yun. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin para dyan. Nang marinig ito, lahat ay natigilan. Maaaring ito ay isang piraso ng cake para sa iyo. Ngunit ito ay tiyak na nangahulugan ng malaking bagay sa amin. Habang nabubuhay pa ang kanyang lolo at ama. Hindi nang ahas si Lacey nagampanan ang tungkulin ng ulo ng pamilya. Kaya, nagpasya siyang hayaan ang kanyang lolo sa halip na maging ulo ng pamilya. Pinahintulutan niya itong matupad ang pangarap niya mula pa noong bata pa siya. Tuwang-tuwa si Adam sa ideyang ito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagyuko sa harap ng libingan ng mga ninuno. Hanggang sa punto kung saan nagsimulang damyugo ang kanyang noo. Lumapit si Nancy kay Dexter at ngumiti ng sarcastic. Talagang hindi dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Tiyak na hindi ko inaasahan na balang araw ay aalisin mo ang posisyon ng ulo ng pamilya sa kanilang mga kamay. Aaminin ko karapat-dapat ka na kay Lacey. Ngunit sa pamamagitan lamang ng balat ng iyong mga ngipin. Isang inis na ekspresyon ang bumalot sa mukha ni Dexter. Anong ibig mong sabihin? Anong mali sa cover ko? Ano bang mali sa itsura ko? Matapos ayusin ang lahat, pinabalik ni Dexter sina Lacey at Nancy sa Linton Group. Sa kanilang paglalakbay doon, sinabi ni Lacey, "Dexter, lalabas si Mia bukas para kunan ang promotional video sa lokasyon. Ang locus yung ito ang pinakadawa ng pampromosyong video. Kaya kailangan kong sumama at bantayan ang lahat ng personal. Kung wala kang ibang gagawin, bakit hindi ka sumama sa akin?" Naningkit ang mga mata ni Dexter. Pasensya na, Lacey. Hindi ko akalaing kakayanin ko ito. Nakahanap na ako ng tunay kong kaibigan na matagal ko nang hindi nakikilala. Kailangan ko siyang puntahan. 2/3. Crestfallen. Sabi ni Lacey. Kung gayon kalimutan mo na. Mas mahalaga na makilala mo ang kaibigan mo. Ngunit kung mayroon ka pang oras sa iyong mga kamay pagkatapos makilala ang kaibigang ito. Kailangan mong pumunta at hanapin ako. Of course. Sagot ni Dexter. Haha. Makikipagkita ka ba sa isang matagal nang nawawalang kaibigan o isang lumang apoy mo? Kumalaklak si Nancy. Binabalaan kita. Mas mabuting huwag mong subukan ang anumang nakakatawang negosyo sa likod ni Lacey. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa ginawa mong huling unit ng Eurasia. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang dalawang manipis na puting daliri at nagmime ng isang bunting. Agad na hinampas ni Dexter ang bubong. Nancy Hinton, magkano ang utang ko sa iyo? Bigyan mo lang ako ng numero. At uubo ako. Dapat mo bang salungatin ang lahat ng sinasabi at ginagawa ko? Matapos ibalik ang dalawa sa Linton Group, pinaandar ni Dexter ang kanyang sasakyan. Nancy, nakabook ka na ba ng mga tiket papuntang Ateville bukas? Tanong ni Lacey. Siyempre, tumango si Nancy. Alam mong mapagkakatiwalaan mo ako. Umisi si Lacey. Mabuti yan. Tama iyan. Pupunta rin si Lacey sa Ateville. Kung kanina pa niya sinabi. Siguradong pumayag si Dexter na samahan sila. Nako, pinalampas nila ang perpektong pagkakataong ito. Kinaumagahan,
Pinapunta ni Dexter si Lacey at ang kasama sa Oakhart International Airport. Pagkatapos, nagsimula siyang pumunta sa libing ni Paul. Pinangunahan na ni Soul Wolf ang fleet ng mga sasakyang militar sa posisyon. Naghihintay siyang personal na i-escort si Dexter sa libing. Pagsakay ni Dexter sa sasakyan, nakatanggap siya ng isang misteryosong tawag sa telepono. Nang makita ang numero ng tumatawag ay agad na inayos ni Dexter ang kanyang poster at umupo ng matuwid. Ang tawag ay mula sa personal na linya ng koronel sa Central Office. Mabilis na sinagot ni Dexter ang tawag. Laking gulat niya, ang gwardya ng koronel, si Woods. Sa kabilang dulo, magandang umaga, Great Marshal. Bakit ka nasa telepono, Woods? Curious na tanong ni Dexter. Nasaan ang koronel? Umisi si Woods. Abala ang koronel sa pag-entertain sa ilang dayuhang bisita. Espesyal niyang inutusan ako na tawagan ka. Oh, so tungkol saan ang tawag na ito? Ang sabi sa kalye ay dadalo ka sa state funeral ni Paul Hunt. Mas gugustuhin ng koronel na huwag kang dumalo. Bakit hindi? Tanong ni Dexter. Kabanata 786. Bueno, paliwanag ni Woods. Hindi naging ganap na mapayapa ang mga bagay sa hangganan kamakailan. Ang mga B**** na iyon ay paulit-ulit na sumusubok sa tubig. At sila ay lalong nagiging bastos sa kanilang mga pagtatangka. Gayunpaman, hindi sila ng ahas na lumayo dahil natatakot sila sa iyo. Ngunit kung dadalo ka sa libing ni Paul Hunt at malalaman nilang wala ka sa hangganan, tiyak na magsasama-sama sila ng mas malaking pag-atake. Medyo nadismaya si Dexter sa mga pangyayaring ito. Kung ganoon, mukhang hindi talaga ako makakadalaw sa libing. Kalimutan mo na, sabihin sa matanda na ang Alpha Suicide Squad ay halos muling buuin. Pagdating ng oras, susugod tayo sa kuta ng kalaban at maglulunsad ng pag-atake. Haha, tumawa si Woods. Sana tuparin mo ang iyong salita, Great Marshal. Re-record ko ang buong tawag. Napaawang ang sulok ng bibig ni Dexter. Lalong nagiging mapanlin lang kanitong mga nakaraang araw. Hindi ba? Bakit hindi mo iniisip na sumali sa Alpha Suicide Squad natin? Pagdating ng panahon, tuturuan pa kita kung paano magtimpla ng Alpha Y na lagi nating dala bago ang isang misyon. Iyon ba talaga ang ibig mong sabihin, Cruz? Tanong ni Wood sa boses na sinakal ng emosyon. Haha, sa totoo lang, napagod na ako sa desk job na ito. Matagal ko nang gustong mag-opera sa field at labanan ang masasamang tulad mo. Kailangan mong magbigay ng magandang salita para sa akin sa koronel at kumbensihin siyang ilipat ako sa iyong pangkat. Hindi sigurado si Dexter kung matatawa ba siya o maiiyak. Nagbibiro lang ako sa'yo. Huwag masyadong seryosohin. Ang isang tunay na tao ay tumutupad sa kanyang salita. Protesta ni Woods. Paano ka magbibiro ng ganyan? Wala akong pakialam. Gusto kong sumali sa squad mo. Kalokohan. Masyadong delikado. Pagtutol ni Dexter. Hayaan mong tanungin kita nito. Kung susundan mo ako sa mga misyon, ilang kaaway ang mapapatay mo? 10, 20, 30, 40 or maybe 50. Sa kabilang banda, nagagawa mong madiskarteng mag-deploy ng mga tropa at maimpluwensyahan ang mga resulta ng mga labanan sa iyong kasalukuyang posisyon. Makakatipid ka ng libo-libong sundalo. Marahil ay higit pa. Ngayon, sabihin mo sa akin, kaninong papel ang mas mahalaga? Sige, sige, bumantong hininga si Woods. Enough with the lecture on politics. Ang koronel ay nagbigay na sa akin ng napakaraming aral tungkol sa paksa. Masasabi mo lang na mahina ako para sumama sa team mo sa harapan ko. M. Grabbing sport ka. Paulem. Napatulala si Dexter. Ikaw na maliit na bastos. Narating mo na ang iyong sarili sa napakataas na posisyon sa militar. Paano ka pa rin nakadapa sa mga maliliit na tantrums na ito? Salamat sa Diyos hindi mo pinayagan si Woods na sumama sa amin. Tumawa si Soul Wolf. Kung hindi, hahabulin niya ako buong araw upang bayaran ang aming utang. Oh, tanong ni Dexter. At ano nga ba ang utang mo sa kanya? Ugh.
Napabuntong hininga si Soul Wolf. Ipinagmalaki ko sa kanya na bibigyan mo siya ng isang garapon ng Alpha Y na tinimplahan mo sa ibang pagkakataon. Hindi man lang sapat para sa akin. Paano ko siya mabibigyan? Ang dahilan kung bakit napakahirap magtimpla ng alak ng Alpha noong nakaraan ay ang katotohanang kailangang magdagdag ng Rodi Alarosia sa bawat 10 garapon na tinimplahan. Paggunita ni Dexter, ngunit kamakailan lamang. Nakahanap ako ng taniman ng damo na puno ng Rodi Alarosia. Sa pagkakataong ito, gagawa ako ng sapat para makapag-ribot. Halos maglaway na si Soul Wolf matapos marinig ang sinabi ni Dexter. Haha, magbaba ako ng 10 garapon ng sabay-sabay. Iniunat ni Dexter ang kanyang likod. Itinuro ni Dexter, sige, pumunta tayo sa East School para dumalo sa libing ni Paul. Kahit hindi ako makapunta, pwede akong magregalo man lang ng banner na pumupuri sa kanya sa kanyang kabayanihan. Nang lumabas ang balita na ang Great Marshal ay nagbigay kay Paul Hunt ng isang banner sa panahon ng kanyang libing. Isang malaking kaguluhan ang sumabog sa loob ng buong lungsod. Tulad nila noong mga laban ni Master Cruz. Ang mga kalye ng Rivermouth ay nawalan muli ng laman. Halos ang buong lungsod ay bumaba sa libing ni Paul Hunt upang humanga sa mga salitang isinulat ng Great Marshal sa kanyang karangalan. Bagamat alam nilang hindi nila makikita ang Great Marshal, mas masaya silang humanga sa isang bagay na isinulat niya. Nang iabot ng militar kay Shannon ang isang banner na may nakasulat na National Treasure, agad na napaluha ang babae. Lolo, maaari ka nang magpahinga sa kapayapaan. Ang iyong kamatayan ay hindi naging walang kabuluhan. Kabanata 787. Ang mga taong nakatingin ay nagsimulang umawit ng mga salita na nakasulat sa banner. Napakalakas ng kanilang boses kaya niyanig nito ang mismong lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Nabuhayan ng loob sa kanilang sinasambit. Dexter observed. Sino ang nagsabi na ang mga taga-Eurasia ay nahuhumaling na sa mga kilalang tao kaya nakalimutan na nila ang kanilang mga bayani? Medyo marami na rin akong fans. Malumanay na sagot ni Soul Wolf. Hindi ko alam kung napansin mo. Pero karamihan sa mga tagahanga mo ay mga dalaga. So bakit lahat ng fans ko, guys? Napatingin si Dexter kay Soul Wolf. Panahon na para mag-ahit ka. Kung tutuusin sa hitsura mo ngayon, mahihirapan ka pa sa paghahanap ng mapapangasawa, lalo na sa paglikha ng mas feminine fanbase. Bueno, naiisip ko na mas magiging macho ako sa isang balbas. Kinaing ni Soul Wolf. Sige, tama na ang chit-chat. Sabi ni Dexter, ipapakilala kita kay Lacey sa isang magandang babae sa ibang araw. Ngayon, oras na para magtungo tayo sa Athevel at hanapin ang Hunting Wolf. Medyo mabigat ang trabaho ni Lone Wolf dahil siya ang namamahala sa pagpapatakbo ng buong distrito militar. Kaya, hindi siya maaaring umalis kung kailan niya gusto. Kaya naman nagpa siya si Dexter na isama na lang ang Soul Wolf. Hindi mapag-aalinlanganan ang tuwa sa mukha ng kanyang Soul Wolf. Haha! Hanapin natin ang Hunting Wolf. Sinabi sa akin ng maliit na bastos na iyon na ipakasal niya sa akin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kung maglakas loob siyang bawiin ang sinabi niya, ikidnapin ko ang kapatid niya. Ibinuka ni Dexter ang kanyang bibig para magsalita ngunit buti na lang nahuli ang sarili sa oras. Isang awkward na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Sinabi ni Lone Wolf ang eksaktong parehong bagay. Nangako nga ba si Hunting Wolf na ipakasal sa kanilang dalawa ang kanyang kapatid? Hindi ba siya natatakot na mabugbog? Tumakas si John hanggang sa East End. Ang orihinal niyang plano ay hanapin si Mr. Queen. Nako, hindi nagtagal matapos niyang marating ang East End. Nalaman niyang namatay na si Mr. Queen. May chismis na ang tagapayo ni Mr. Queen. Si Draco ay ang nagtaksil at lamason sa kanya. Nagkabisa ang lason habang siya ay nasa arena. At natalo siya sa labanan bago pa man ito nagsimula. Kaya, walang pagpipilian si John kundi ang tumira sa dalawa sa mga lumang subordinate ni G. Queen sina Gavin Zachary at Sim Owens. Ngunit sa kanyang paraan upang maghanap ng kanluman, nalaman niyang pareho rin silang nagtaksil kay Mr. Queen. Sumama naman silang dalawa sa side ni Dexter.
Bagamat tumanggi siyang aminin. Pinamunuan na ngayon ni Dexter ang East End. At ngayon na ang buong East End ay naging lupain ng kaaway. Saan siya maaaring magtago? Nakaramdam ng matinding pagkawasak si John. Halos lahat ng mga nasasakupan ng boss ay patay. Nadakip o nasa kabila. Siya lang ang lumalaban. Isang alo ng pagkabalisa ang biglang bumalot sa kanya. At siya ay nataranta. Ngayon sa dulo ng kanyang kalsada. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang humingi ng proteksyon sa boss. Habang ang kanyang mga kamay ay hindi mapigil. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang boss. Paano kung magpas siya ang boss na patayin ako sa galit matapos malaman na sunod-sunod na nabigo ang mga misyon? Hindi nagtagal ay tumunog na ang tawag. John, tanong ng boss, kumusta ang plano? Boss, nahihiyang sagot ni John, hindi ako nakalapit kay Hunt. Maaari ko lamang ay activate ang lason mula sa labas ng bahay. Hindi ko masisigurong patay na siya. Nagpatuloy si John sa pagkukwento sa nangyari. Gaya ng inaasahan, nagliliyab sa galit ang boss. Wala kang silbi na walang kwenta. Paano mo nagawang sirain ang gayong perpektong plano? Ano ang silbi ng pagkakaroon mo sa lahat ng bagay? Binabalaan kita, kung hindi patay si Hunt at ibunyag niya ang aking sikreto. Isa kang patay na tao. I'm so sorry. Same time na paghingi ng paumanhin ni John. Kasalanan ko lahat ito. At paano naman si Queen? Nagpatuloy ang boss. Siya ang nag-aalaga kay Cruz. Tama ba? Ginoo. Queen. Nabigulin si Mr. Queen. Nauutal na sabi ni John. May chismis na si Mr. Queen ay pinagtaksilan at nilason ng kanyang adviser na si Draco. Nagkabisa ang lason habang siya ay nasa arena. At natalo siya bago magsimula ang labanan. Ano? Sumigaw si boss. Ang sumunod pagkatapos noon ay isang hindi kapani-pani walang mahabang katahimikan. Dahil sa mabilis na sunod-sunod na masamang balitang ito, nalilito siya kung ano ang gagawin. Kabanata 788. Kinabahan si John na parang sisibog na siya. Sa tuwing tumahimik ang boss, ibig sabihin ay talagang galit na galit siya. Na may posibilidad na magbunga ng ilang kakilakilabot na mga kahihinatnan. Matapos ang mahabang paghinto, muling nagmula sa kabilang dulo ang boses ng boss. Sa pagod na boses, nagtanong siya, nasaan si Cruz ngayon? Nakatanggap lang ako ng ilang impormasyon mula sa aking impormante sa Rivermouth. Maingat na sagot ni John. Huling nakita si Dexter na nagmamaneho patungo sa direksyon ng Atheville. Malabo kung papunta na talaga siya sa Atheville. B**** Nagmura ang boss habang nawalan siya ng gana. Iyon ang kanyang tahanan. Ang out of the blue na pagbisita na ito ay malamang na nakatarget sa akin. Damn that blabbermouth. Paul Hunt. Dapat ay isiniwalat niya kay Cruz ang pinakalihim na impormasyong nakuha niya noon. Baka hinukay pa ako ni Cruz at nalaman na ako ang master ng Black Pentagon. Agad siyang nagdesisyon at nagutos. Gusto kong hanapin mo ang presidente ng Martial Arts Association si Dylan. Sabihin mo sa kanya na dalhin ang Deicide sa Atheville at dito sila magpuesto. Kung mawawala ang kanyang tahanan kay Dexter, siya ay talagang nasa dulo ng kanyang kalsada. Ang Deicide, tanong ni John, sa loob ng 10 taon. Malamig na tugon ng boss. Nagbayad ako kay Dylan ng 10 bilyon taon-taon para makapag-ipon siya ng pangkat ng mga taong handang mamatay para maabot ang layunin ng misyon. Ngayon, oras na para kumita sila ng pera ko. Isang mataimtim na tingin ang sumilay sa mukha ni John. Sa 100 bilyong namuhunan sa kanila at lahat ng mapagkukunan ng Martial Arts Association sa kanilang pagtatapon. Paano magiging ordinaryong puwersa ang Deicide? Ang boss ay tiyak na may ilang mga trick sa kanyang manggas. Ang Necromancer Assassin Organization ay literal na bakante ngayon maliban sa 3 o 4 na assassin na nagbabantay sa lugar. Si Rosie at ang iba pang mga assassin ay papunta na para patayin si Mr. Queen at ipaghiganti si Dexter. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Rosie na buhay pa si Dexter. Ito ay dahil sa likod ng arena.
Sinabi ni Dexter sa lahat na gusto niyang panatilihing mababa ang profile. Ayaw niyang kumalat ang nangyari. Kaya naman, lahat ng nakasaksi sa nangyari ay nagpipigil ng sarili at hindi nang ahas na magsalita tungkol dito. Dahil dito, hindi alam ng marami na talagang nanalo si Dexter sa laban kay Mr. Queen. Si Rosie at ang mga assassin ay naglunsad ng pag-atake sa tagsibol sa tahanan ni Mr. Queen. Gayunpaman, hindi nila nakita ang lalaking hinahanap nila. Nagpunta si Rosie upang tingnan ang mga lugar na madalas niyang puntahan. Gayunpaman, nabigo pa rin siyang mahanap siya. Kaya, natural niyang ipinapalagay na siya ay nakuha ng hangin ng pagpatay at nagtago sa ibang lugar. Sa huli, nagpa siya siyang direktang tanungin ang isa sa mga lumang subordinate ni G. Queen si Gavin Zachary tungkol sa kanyang kinaroroonan. Bandang alas dos ng madaling araw palang nakauwi si Gavin. Umigit kumulang 1,000 beses siyang nagkautaw sa Linton Group. Nagsimula na ring magdugo ang kanyang noo. Pagkatapos lamang ng 1 paglalakbay sa ospital ay nagsimulang hamupa ang sakit. Gayunpaman, nang siya ay nakahiga sa kanyang kama, naghahanda na magpahinga ng maayos. 1 malamig na talam ang idiniin sa kanyang leeg. Napaluha si Gavin. Wala na bang katapusan ng mga sakuna na ito? Gayunpaman, mayroon na siyang sapat na karanasan sa mga ganitong sitwasyon noon. Pinilit niyang maging mahinahon habang nagtanong. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Cut the crap. Utol ni Rosie. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Mr. Queen. Inahanap mo si Mr. Queen. Pulong ni Gavin. Nasa ilalim siya. Siyempre, ang ibig niyang sabihin ay nasa impyerno si Mr. Queen. Gayunpaman, tikas na inisip ni Rosie na ang basement ang tinutukoy niya. Dalhin mo ako sa kanya. Utos niya. Ano? Agad na mutla ng kumot ang mukha ni Gavin. Gusto niya akong patayin. Kung tutuusin, ang tanging paraan para makita niya si Mr. Queen ay kung mamatay din siya. Bahagyang nagpanik. Nakiusap siya. Maawa ka sa akin. As long as you spare my life. Gagawin ko ang lahat. Anong pinag-uusapan niyo? Sumimangot si Rosie. Sino ang nagsabing patayin ka? Ang gusto ko lang ay dalhin mo ako kay Mr. Queen. Hindi nakaimik si Gavin. Ginoo, nasa impyerno na si Queen. Paano mo balak hanapin siya? Kabanata 789. Napabulala si Rosie. Mister, patay na si Queen. Paano ito posible? Paano siya namatay? Mataimtim na sagot ni Zachary. Namatay siya sa pagkalason sa entablado. Natalo siya sa laban bago pa man ito magsimula. Ano? Napatulala si Rosie. Ang namatay ay si Mr. Queen at hindi si Dexter. Pero hindi yon ang sinabi sa akin ni Draco. Nabigo si Draco sa pagkalason kay Mr. Queen. At pinatay ng huli si Dexter. Ang dahilan kung bakit niya siya pinatalsik at nilason mismo si Mr. Queen. Kinagat ni Rosie ang kanyang mga ngipin habang nagtanong. Totoo ba ito? Sinabi ni Zachary. I swear nagsasabi ako ng totoo. Sampal. Pinatumba ni Rosie si Zachary gamit ang 1 tadtad sa kanyang leeg. Kinuha niya ang phone niya para tawagan si Dexter. Matapos ang 1 segundong sabik na paghihintay, tumuloy ang tawag. Sa wakas ay napabuntong hininga si Rosie. Cruz. Buhay ka pa. Naguguluhan si Dexter. Siyempre. Ako. Rosie. Ang ikli mo pa rin. Iyan ay hindi maganda. Dapat mong gawin ang 1 bagay tungkol dito. Damn you. Kung buhay ka pa, bakit hindi mo ako pinuntahan? Dexter Huff. Huwag mong buluhin ang iyong katotohanan. Lumabas ako na hinahanap ka pagkatapos ng tunggalian. Ngunit wala ka na noon. Ikaw ang sumuwi sa pangako mo. Umiling si Rosie. Tumigil ka nga sa kalokohan mo. Halika at salubungin mo ako kaagad. Paumanhin. Pupunta ako ngayon sa Ethevel. Hindi pa kita pwedeng makilala. Ethevel. Tama ba? Umisi si Rosie. Kahit saang parte ng mundo ka pumunta. Hahanapin kita. Kapag ginawa ko, babaliin ko ang iyong mga paa. Tingnan natin kung paano ka makakatakas sa akin.
Naiisip ni Rosie na iniiwasan siya ni Dexter sa pamamagitan ng pagpunta sa Atheville. In-end niya ang tawag at sinabi sa kanyang assassin. Let's go. Lilipat na tayo sa Atheville. Isang beses kang nakatakas. Ngunit hindi ko hahayaang gawin mo ito ng dalawang beses. Sa iyong panaginip, ang malakihang Necromancer Assassin Organization ay nag-impake at umalis sa kanilang punong tanggapan sa East End Magdamag. Ang kanilang balak na destinasyon ay ang Atheville. Sa loob ng maikling panahon, iba't ibang puwersa, kabilang ang partido ni Lacey, ay patungo sa Atheville. Hindi nagtagal, magiging masigla na ang Atheville. Sa wakas ay narating na ni Dexter ang mga hangganan ng Atheville nang sumikat ang araw. Stop the car. Utos niya. Nagmamadaling pinaandar ni Soul Wolf ang preno. Bumaba si Dexter sa kotse at tumayo sa gilid ng ilog sa paligid ng lungsod. Napabuntong hininga siya nang makita ang marangyang lungsod ng Atheville. Atheville ang pinanggalingan ni Dexter. Ang pamilyang Cruz na kinabibilangan niya ay isa sa mga mayayamang pamilya sa Atheville. Noon, nang magpas siya ang kanyang pamilya na gawin siyang scapegoat para sa kanyang kambal na kapatid na si Zack. Pinutol ni Dexter ang kanyang damdamin para sa pamilya Cruz. Akala niya ay hindi na siya babalik sa lugar na nagpahirap sa kanya sa buong buhay niya. Gayunpaman, imposibleng mahulaan ang yung mga pangyayari. Sana wala akong makikilala sa pamilya Cruz. Ayokong lamambat muli ang puso ko. Babalik na sana si Dexter sa sasakyan nang tumunog ang phone niya. Ito ay isang tawag mula sa Lone Wolf. Tinanggap ni Dexter ang tawag at nagmamadaling nagtanong. Nahanap mo na ba ang kinaroroonan ni Hunting Wolf? Parang nanlumo si Lone Wolf habang sumagot. I did. Siya ay malamang na nakatira sa ilalim ng pangalan ng Frederick Walters. Nakatira siya sa ika-apat na bahay sa Trey Alley. Ito ay nasa Octagon Row sa Atheville. Gayun din, mayroon akong ilang hindi kumpirmadong balita. Panganggaso ng lobo. Malamang ay napatay siya. Ano? Kinilig si Dexter nang pumasok ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay pumalit si Furry. How dare napatayin ng taong iyon ang kaibigan ko. Papatayin ko sila. Naglabas siya ng bote ng alak sa sasakyan. Matapos inumin ang kalahati, ibinuhos niya ang natitira sa rumaragasang ilog. Hunting Wolf. Magpahinga sa kapayapaan. Ako na ang bahala sa iba para sa iyo. Kabanata 709 na po. Inaliw siya ni Lone Wolf. Dexter. Hindi pa kumpirmado ang balitang ito. Hindi ako sigurado kung gaano ito kay Toto. Alagaan mo akong mabuti ang kapatid ni Hunting Wolf. I'll protect her for the rest of my life. He added. Nagpanik si Soul Wolf. Lone Wolf. Paano mo magawa sa akin ang mahal ko? Inaprubahan ako ni Hunting Wolf na maging asawa ng kapatid niya. Isang mahinang mapait na ngiti ang nasa mukha ni Lone Wolf. Alam kong hindi niya madaling ibibigay sa akin ang kapatid niya. Kailangan nating magkaroon ng patas na away para sa kanya. Sumang-ayon si Soul Wolf. Isang patas na laban. Tumugon si Lone Wolf. Deal. Tumanggo si Soul Wolf sa direksyon ng ilog. Hunting Wolf. Magpahinga sa kapayapaan. Hinding-hindi ko patatawarin ang mga may kinalaman sa iyong pagkamatay. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang kapatid mo. Tumalikod siya at bumalik sa sasakyan. Ayaw niyang makita ni Dexter ang mga luha sa kanyang mga mata. Sinabi sa kanya ni Dexter noon na babae lang ang umiiyak. Gayunpaman, hindi niya namalaya na maging ang mga mata ng Great Marshal ay mamasa-masa. Ang Octagon Row ay dating sikat na red light district sa Atheville. Pagkatapos ng isang revolusyon, gayunpaman, ang lugar ay naging isang slum. Ang Trey Alley sa Octagon Row ay 3 pulgada lamang ang lapad. Ito ang pinakamasamang lugar sa loob ng slum. Nakonsensya si Dexter. Paano mabubuhay ang isang magiting na sundalo sa ganitong lugar kasama ang kanyang pamilya? Kasalanan ko ta. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang ika-apat na bahay sa Trey Alley. Ang bahay ay hindi maayos. Tila maaaring bumuo ito anumang oras. Marahang kumatok sa pinto si Soul Wolf. May tao ba sa bahay? Walang dumating na sagot. Muling kumatok si Soul Wolf. Ngunit wala pa ring sumasagot. Sino ka?
Tanong ng isang medyo may edad na babae na dumaan. Sinagot siya ni Dexter. Kami ang mga kasama ni Frederick sa labanan. Pumunta kami para bisitahin ang pamilya niya. Nanunuya ang babae. Hindi ko alam na may mga kaibigan ang mga deserters. Nakakatuwa. Ano? Parehong natigilan sina Dexter at Soul Wolf. Mga desyerto. May tumatawag sa taong naligo sa dugo ng mga kaaway habang matapang na lumaban sa mga laban para sa kanyang mga tao bilang isang desyerto. Ito ay isang pangungusap na nagpahiya sa kanya. Nagalit si Soul Wolf. Kakatwa. Pinoprotektahan ng aking kaibigan ang kanyang bansa. Magaling siyang sundalo. Paano mo siya maaakusahan bilang isang deserter? Siguradong naghahanap ka ng kamatayan. Umisi ang babae. Alam ng lahat sa Octagon Row na si Frederick ay isang kasumpa-sumpa na deserter. Hindi ako maniniwala sa anumang salita mo. Asshole. Namumuo ang galit sa mga mata ni Soul Wolf. At kung nakakamatay lang ang tingin. Patay na ang babae. Buti na lang at mabilis na pinigilan ni Dexter si Soul Wolf. Nasaan ang pamilya niya? Bakit walang tao sa bahay? Sumagot ang babae. Si Sage ay nagsasagawa ng kanyang kasal sa Paradise Hotel ngayon. Kung nagmamadali ka, baka makadalo ka. Lumamlam ang liwanag sa mga mata ni Soul Wolf. Kuli na ako. Si Sage ay nagpakasal sa iba. Pero na, inakay ni Dexter si Soul Wolf palayo sa bahay. Soul Wolf. Inulit niya. Sige, ikakasal na siya. Dapat maging masaya tayo para sa kanya. Oo naman. Hanggat masaya siya. Masaya ako. Ngunit maaaring umiiyak si Lone Wolf sa ilalim ng kanyang mga kumot kapag nalaman niya ito. Oo. Tawagan ang Central Military District. At hayaan silang maghanda ng regalo sa kasal. We have to make sure na hindi siya mapapahiya sa murang regalo. Siyempre. At saka, tatanggapin mo ba ang katotohanan na ang ating mga kapatid ay tinatawag na deserter ng iba? As if naman. Susuntukan ko kung sino man ang tumatawag sa kanya na deserter. Angal ni Soul Wolf. Rilinisin natin ang kanyang pangalan sa araw ng kasal ng kanyang kapatid na babae. Kailangan natin. Hindi nagtagal. Nakarating ang dalawa sa Paradise Hotel. Ang Paradise Hotel ay isang 5-star hotel na may marangyang interior. Tila ito ay isang palasyo. Napangiti si Dexter. Nakagaan ang pakiramdam. Tila ang asawa ni Sage ay mula sa isang prestihiyosong pamilya. Kung hindi, hindi nila gaganapin ang kanilang kasal dito. Medyo karapat dapat siya kay Sage. Naglakad ang dalawa patungo sa pintuan nang mapansin nilang hinahabol ng mga gwardya ang isang matandang mag-asawang palabas. Magwala ka, hindi ito ang lugar na pupuntahan mo. Scram! Ang baho mo! Ang matandang mag-asawa ay nagmamakaawa sa kanila. Halos maluha-luha. Bata, papasukin mo kami. Pakiusap. Nagalit ang gwardya habang inilalabas ang kanyang batuta. Naliligaw ka ba ngayon? Kung hindi, sasampalin kita nito. Namutla ang mag-asawa nang makita ang baton. Ngunit lakas loob pa rin nilang sinabi. Bata, kami ang mga magulang ng nobya. Ang aming anak na babae ay ikakasal ngayon. Paanong hindi tayo makakadalaw sa kanyang kasal at ibibigay sa kanya ang ating mga pagpapala?